Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody with this. As elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 10th regular session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The Honorable Members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Camille Angeline M. Lopez, Honorable Mark Arles Piluan Singh, Honorable Gwendolyn Kuwong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph Peter Somali, Honorable Oscar M. Gos II, Honorable Mayor Lupis Silva, Honorable Yunile Katipon, Honorable Aviora Rocafort, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Nonato Ormond Ferro, Honorable Emmanuel A. De Castro, Honorable Paulino V. Kerubin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? May we request for a... We have no quorum. I'm declaring a 10 minutes. Until 9:30. Session resume. Roll call, Mr. Secretary. The Honorable Members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Camille Angeline M. Lopez, Honorable Mark Aris Piluan Singh, Honorable Gwendolyn Kuwong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph Peter Somali, Honorable Oscar M. Gosos II, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Yunilo E. Katipon, Honorable Aviora Rocafort, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Nonato Ormond Ferro, Honorable Emmanuel A. De Castro, Honorable Paulino V. Kerubin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Abior Rocafort for our invocation? Tayo lang po tayo, mga kasama. Let us put ourselves in the most holy presence of the Lord, with the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, we are gathered here before you, giving you thanks and praise for all the blessings we receive each day. We are asking for the guidance of your Holy Spirit so that we may be able to do what is expected for us for your greater glory. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. May we likewise request the Honorable Rocafort to lead the singing of our national anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at buong paggalang awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Privilege, the Honorable Katipon is recognized. Hello, magandang umaga ho sa ating kagalang-galang na Vice Mayor Eric Africa, sa mga kasama konsihal, sa mga barangay official at sa lahat ng empleyado ng City Hall, isang magandang umaga. Gusto ko dito kunin ang attention ng Committee on Chairman on Appropriation. Dahil this coming October,
Magkakaroon na ho tayo ng hearing sa atin hong mga tinatawag na budget hearing. Sa pagbubuklat ko ho ng ating report ng ating COA, nakita ko ho yung kasagutan doon ho sa nakalagay sa Facebook kung bakit ang lusod ng Lipa ay naiiwan sa ekonomiya ng tatlong bayan ng Batangas, tatlong siyudad. Kung natatandaan ho ninyo, nagka-privilege speech ako dito, na nakita ko sa isang data ng NEDA na ang Lipa ay na-overtaken na ho ng Tanawan City. Ito ho pala ang mga dahilan. Sa cash flow ho, bibigay ito yung mga sampulaan. At ito ho, commission and audit ang basis ko ho dito. In 2012, nagkaroon ho ng perang more or less 51,397,000 noong 2012. Noong ho, sumunod na taon, nag-budget ho ulit ang siyudad ng Lipa. At ang nakolekta lang ho sa binudget ng Lipa ay 18,929,000 at deficit of 32 million plus. Ito ho'y sinasabi ko, hindi ho para batikusin kung ano man ho ang eksekutibo, kundi pag-aralan ho ng chairman ng committee ng appropriation ang pag-uukol ng pag-aaral sa susunod na budget ng lungsod ng Lipa. SEPPAN, noong 2012, 33 million ang nakolekta sa SEPPAN. Noong 2013, 9,626,000 at deficit of 23 million. Tumama ho tayo sa trust fund. Noong 2013, 11,600,000. At noong 2012, 11,600,000 at ng realization noong 2013, 17,600,000. A total deficit dito ho sa tatlong item na ito, general fund, special educational fund, a total of 41 million in 2030. Ito ho na ibinigay ho sa akin ng COA, may isa pa ho, 2013 ho are. Ari ho, ang 2015. Revenue, 1,357,000. Less current operating expense, 1,183,000,000. Yun ay 1,357,000, 1,183,000. Surplus deficit from current operation, transfer assistance subsidy from 27,682,000. Surplus deficit of the city is 201 billion pesos. Doon sa estimate budget ho natin ng 2015. Ari ho, ang part ng 2016. A part of 2016, surplus deficit ng LGU sa isang item lang ho, tax revenues, other share, grant, total revenue 128 million, total current expense 34 million, surplus deficit from current, yun hong sinundan, na 2015 is 94 million, a total deficit of 94,238,000. Sinasabi ko ang mga bagay na ito para malaman ho ng bawat konsehal na ito ho ay annual audit report ng siyudad ng Lipa ng COA. Ito ho ay magiging delikado, unang-una, ang personal services. Kung patuloy ho tayong maka-hire ng job order, baka naman ho hindi na yun makasweldo, kawaawa naman ang mga tao. Kung patuloy ho ang mga gastos ng gobyerno na hindi naman kailangan pagkagastusan, ay ito ho ay isang masamang sinyalis. Since 2012 hanggang ngayon, taon-taon ho, hindi ho natin nakokolekta ang atin yung ibinabudget. Kaya ho sana sa chairman ng Committee on Appropriation, this coming budget 2017, ilagay ang tunay na budget ng lungsod ng Lipa. Kung magkano ang kolekta, yun na rin lamang ang estimatein. Sapagkat pag yan yung sinabi nating 1.3 billion ang ating proposed budget, pero nakokolekta naman natin 800 million, deficit of 500 million, hindi ho maganda ang magiging katayuan ng siyudad ng Lipa.
Ito ho'y hindi para mangatake ng kung sino paman. Ito ho'y sinasabi ko bilang isang konsehal ng Lipa, isang lingkod bayan, na dapat pag-ibayuhin ng chairman ng committee ang pagpapasa ng 2017 budget ng lungsod ng Lipa. Magandang umaga ho sa kagalang-galang nakapulungan. The matter brought up by the Honorable Katipon is referred to the Committee on Appropriations and Committee on Ways and Means. We would like to acknowledge the presence of Colonel Cathy Katigbak. Nakita ko po kaya si Colonel po. Magandang umaga po. Privilege, the Honorable Gwen Wong is recognized. Good morning, Chairman. Good morning to my colleagues. Good morning, sa mga bisita. This is with regards to the observance of the National Teachers' Day. May request from the Department of Education, our School Division Superintendent, Ma'am Ludi Pasagi, that following Republic Act 10743, which is an act declaring the fifth day of October of every year as National Teachers' Day, they are requesting that the Sangguniang support the teachers by passing an ordinance asking all business establishments in the city of Lipa to grant discounts and freebies to all teachers starting September 5 to October 5 of every year. But since it's already September 6 of 2016 today, it's a little bit too late for this particular request, but I would like to I'd like to ask our Sangguniang to have a resolution greeting our teachers in time for National Teachers Day and putting this item, this request for grants and discounts and freebies as an agenda for the year 2017. And onwards. The matter brought up by the Honorable Gwen Wong is referred to the Committee on Trade and Industry and Committee on Education. Meron declared na siya, September 5. Privilege, the Honorable Rocafort is recognized. Doon ka pare. Eh, yung mga mahuhusay pang huli. Mr. Chairman, honorable members of this August body, guests, good morning. Last August 2, 2016, this August body approved without question the ordinance banning the smoking in public places and inside public utility vehicles within the city of Lipa, Mr. Chairman. During the committee report, this particular item was approved without question. During the second reading, this ordinance was approved by this August body without question. And during the third and final reading, the said ordinance was again approved by this August body without question, without resistance, and it was approved August 2, 2016, 35 days ago, Mr. Chairman. It has been 35 days since August 2, but the said ordinance failed to be released in this body or in this office, in the legislative body, because mostly or majority of the members of the Sangguniang Paglungsod did not wish to sign the ordinance, Mr. Chairman. Ayaw po nilang pirmahan ng ordinansa. But because of the IRR that was approved, that no resolution or ordinance will be released by the Sangguniang Panglungsod without a signature of any member, o kung hindi po kompleto ang pirma, ay hindi po mailalabas dito, Mr. Chairman. The question is, are the members of the Sangguniang Panglungsod abusing this certain provision in the IRR? Inaabuso po ba ng membro ng Sangguniang Panglungsod ang provision na inilagay natin sa IRR, Mr. Chairman? Because during the committee report, that is the time that a member of the Sangguniang Panglungsod should have been questioned this ordinance, Mr. Chairman. During the second reading, the members of the Sangguniang Panglungsod has also the right to question the ordinance. And there could have been a votation, Mr. Chairman.
And during the deputation, pwede po namang matalo ang ordinansa na ipinasa natin dito sa sangguniang panglungsod. Pero wala nga pong kumontra. Ibig sabihin, Mr. Chairman, nung ito po ay inaprubahan natin, noong Augusto ay hindi po binabasa ng mga miyembro ng sangguniang panglungsod itong ordinansa o itong committee report. At ngayon, saka lamang po nila nakita ito pong ordinansa. Alam po ninyo, Mr. Chairman, sabi nila, hindi ko po maintindihan kung bakit ayaw pirmahan ng ordinansa. Kung sila po ba o ang ilan pong miyembro ng sangguniang panglungsod ay may pinoprotektahan sa kanilang mga sarili o personal na interes. O ang ilan po sa ating mga kasamahan ay mga naninigarilyo. Ito lamang po yung iginagalang natin, Mr. Chairman. Pero ang ordinansa po ay hindi nagbabawal ng paninigarilyo sa lungsod ng Lipa. Ang ordinansa pong ipinasa natin ay nagre-regulate ng paninigarilyo sa lungsod ng Lipa para bigyang pantay ang mga smokers at non-smokers. Sinabi po na meron daw pong, ipinagbabawal daw po ng ordinansa halos lahat ng lugar na manigarilyo. Ngunit meron po ditong provision, Mr. Chairman, sa ordinansa na nagsasabi na a private establishments shall post signs of no smoking area in their establishments. However, said establishments, except hospitals and clinics, may provide a smoking area within their vicinity, but must install proper exhaust ventilation unit for this purpose. So with that, we are not fully prohibiting smoking in Lipa, but we are regulating smoking in Lipa, Mr. Chairman. So, Mr. Chairman, I am appealing to my colleagues na kung sila po ay may pinoprotektahan, ay di wag po nilang pirmahan ng ordinansa, pero maganda pong nakalagay sa record na maliwanag kung bakit hindi po nila pinipirmahan at ipinepending po nilang ordinansa dito sa sangguniang panglungsod. The Honorable De Castro is recognized. May we know from the are you the proponent of that ordinance, Mr. Speaker? Ikaw bang proponent niyan? Yes, Mr. Chairman. I have been a city councilor since I was elected. And I am a newcomer at this present Sanggunian. I have not seen a copy of that ordinance. I was not furnished, neither presented to me a copy of that ordinance. So it is not proper, with due respect to the proponent, that all of us are not, although I am a smoker, hindi naman ako tumututol, pero pinaabot ko lang sa inyo, hindi ko nababasa at nakikita yung ordinance na yan. Kaya sana ipagpamanin ninyo na hindi lahat ng konsyel dito, kung at ako'y naninigari, natutol sa nasabi niyong panukala. Mr. Chair? Aside from that, may we know from the chairman, from the proponent, did you come to know the reason why our members of the union refused the signing of that ordinance? Mr. Chairman, if I may, again, this ordinance will not be approved if it does not pass the committee hearing, Mr. Chairman. During the committee, at ito pong ordinansa nito ay amended, Mr. Chairman, ito po ay approved na noon pa man bago ako mag last term as city councilor of the city in 2013. Ito pong, Mr. Chairman, ordinansa na ito ay inamendahan natin sapagkat kung matatandaan ninyo, during the first month of our session as newly sangguniang panglungsod, ay ipinrivilege speech ko kung ano na po ang status ng ordinansa sa lungsod ng Lipa. Ito po ay inirepair sa komitiba ng environment. Nag-conduct po tayo ng committee hearing. Inilagay po ito sa agenda, inilagay sa committee report. So it would be very, very impossible for a member of this August body na hindi po nila mabasa
ang nilalaman ng ordinansa na ito, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I will just continue. What I'm trying to convey, hindi pa naman ho dumadaan sa akin yung final draft ng ordinansa. I know that there was a committee hearing approved by the body, the committee report. However, the copy of that final draft ordinance, hindi pa ho nakakarating sa akin. Naikot pa raw ho. Kaya ho pagpasensyahan ng proponent na hindi ho ako natutuldian, ni hindi ako natanggi sa pagpirma kung pagpirma din laang. The Honorable, I know your, alam ko ang inyong magandang extension. The Honorable Silva is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Medyo masakit-sakit ho yata yung binibitiwan ho, nakagalang-galang, na sell of your report, na bawat member ho ng sanggunian ay para kami pinoprotektahan. Sinigyan mo, kahit ho kami manin ni Garlio dito, kumaring ay kahit ho sa lahat na sulok ng lungsod na Lipay, pagbawala si Garlio, mas pabor ho sa amin. At kumari nga, kahit ho sa bahay, pagbawal na rin. Para dito sa lungsod na Lipay, wala na talagang tunay naman ni Garlio. Medyo masakit ho yung kami may pinoprotektahan. Ibig lahat sabihin, sila ang mga walang pinoprotektahan, kami lahat ni protector. Magaling sana, kung yun may katotohanan, naamin ho kami. Sa wala tanong ho, it's an amended ordinance. Alang ho ang inamyendahan di yan. Yun nga ho, sinasabi ko, Mr. Chairman, kung natatandaan ninyo, sa third and final reading, kinakailan mid-draft ordinance. So we all know what is the amended section, what will, ano ho ang content ng ordinansa, Mr. Chairman. Kaya siguro, kami ho lahat dito hindi namin alam, walang bagayang namiyandahan. At padalwa, na hindi ko pa ho nakikita yan, yun ang ordinansang yan. Kaya lang ho, Mr. Chairman, medyo masakit-sakit pakinggan na parang kami lahat, protector. Ako ho, inaamin ko, wala ho akong dapat proteksyonan, wala ho dapat katakutan, at si Merlo Silva po ay isang konsya lamang. Mr. Chair, the Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, again, it is not an excuse for a member of this august body to say that hindi po nila nabasa ang ordinansa. It is the duty of every councilor na mabasa ang mga ordinansang ipinopropose ng bawat membro ng sangguniang panglungsod sapagkat ito po'y inia-agenda natin, Mr. Chairman. And if it is being referred to a member, inirefer po sa chairman, sa isang committee, ito po'y nagpapatawag tayo ng committee hearing. Pag ito po ay naipatawag natin ng committee hearing, Mr. Chairman, ito po ay inire-report natin at inia-agenda sa plenaryo, Mr. Chairman. Pag ito po ay in-agenda natin sa plenaryo, through a committee report, ito po ay pagbobotohan, pagdidiskusyonan. Bakit po naaprubahan noong Augusto 2016 ang ordinance ang aking sinasabi na wala pong nag-question sa committee report, sa second reading, lalo't higit sa third and final reading, Mr. Chairman? The Honorable Silva is recognized. Hindi, ibig sabihin niya ho, kaya ho lang tumutol, pabor. Kaya lang siguro, hindi ho nakikita pa na iba mga kasama, yun ang ordinansa. At sa akin yung tingin din, palagay ko, ito, hindi rin alam kung ano yung content ng ordinansa. At saka kung sasabihin, totoo naman, katungkulan ng bawat isa, na malaman, makita kung ano pinipirmahan. At sino ganoon ang pipirma, nang hindi alam ang pipirmahan. Tama ho, totoo yun. Pero ang tanong, kami nga lahat ay binigyan na ng kopya or nakita na namin o pinasa na sa bawat isa sa amin. Maring ilan, pero hindi siguro lahat, katulad ko ho, na hindi ko nakikita bagamat obligasyon natin at inaprubahan. Alam nga, hoy, anong ordinansa ang inaprubahan namin at pipirmahan na? Ibig sabihin, no, diintay na ho natin. Kaya nga may mga staff dito, may mga sekretaryat na ang nagigilay ay pag may ordinansa papipirmahan at gada makikita ko siya, iniusap, which is na dapat hindi ito nga iusap eh. Dapat eh, siya, are. Yung sa akin ng tingin, Mr. Chairman, ito naman eh, baka humaba pa, ay approve ordinance na, ay siguro eh, yun ang siguro na sinabi nyo amended ordinance, ano ha, ay siguro naman eh, kung hindi man natin napag-usapan kung ano yung amendment ninyo, dahil palagay ko ang nangyari di yan, ang inaprobahan natin for the final reading ay yung committee report. Dahil wala akong nakikita na ini-introduce, nakagalang-galang na bureau report, yung amended section ng amended ordinance, Mr. Chairman.
The Honorable Katipon is recognized. So wala naman ako kung nakikita ko. Tama ho si Consul Pior na eager na talaga makuha niya yung kwan. Kaya layon, meron ho tayong 2 weeks na hindi ho tayo nagka-session. Dahil parehong absent ng majority at minority. Wala hong pumasok sa dalawa session. Ako lang hong narito. Kaya ho, Consul Pior, sa tingin ko ho, ay yan naman ho, ipinasa mo ho yung ordinasa ng ordinance division, paper man ho, yan ang bawat konsyal ng Lusod ng Lipa. Sir Chair? Sige po, final comment po. Sana nga po, Mr. Chairman, kasi alam po ninyo, na pag-usapan po natin dati, na kapag inaprubahan po natin ang isang ordinansa, at ito po ay talo man o panalo, ang isang miyembro ng sangguniang panglungsod. Kung ito po ay tunay na pinag-usapan natin dito sa session hall at kung ang nakapaloob po sa ordinansa ay yung talagang inaprubahan natin, wala pong dahilan para hindi pumirma ang isang miyembro ng sangguniang panglungsod, Mr. Chairman. Ito po yung isang ordinansa, isang batas na ipinaprubahan ng sangguniang panglungsod. Isa po sa mga tungkulin natin bilang konsehal ng bayan, bilang miyembro ng legislatura ay ang gumawa ng batas, Mr. Chairman. At Mr. Chairman, ito pong ordinansa na ito ay hindi po pwedeng hindi malalaman ng bawat miyembro ng sangguniang panglungsod. Sapagkat uulitin ko po, lahat po ng mga ipinapasok natin dito ay nakalagay sa record ng sanggunian, ikinakalendar po natin, mapa-committee hearing man o hindi, Mr. Chairman. So with that, Mr. Chairman, maraming pong salamat at sana nga po ay mapirmahan ang ordinansa na ito sapagkat ito po ay 35 araw na dito sa sangguniang panglungsod. Sana po hindi maging katulad ang sangguniang panglungsod ng Senro na naging pabaya sa pagpapatupad ng ordinansa na ito. Sige po, comment lang po from the chair. With due respect po kay Consul Abior Rocafort, siguro po siya ay pagod na siguro sa paghihintay. Pero hindi niya po pwedeng i-blame ang members ng sangguniang paglunsod na pumirma sa isang bagay na hindi po nila hawak ang papel. San po naman, tama po si Attorney Owens, si Merlo, san po sila pipirma? Eh wala naman pong hinihahain na para pirmahan po nila. Yan po ang una. Padalwa po ay, kaya nga po, kailangan na meron kayong draft. Kailangan po meron kayong draft ordinance para po sa approval for third and final reading para po alam ng konsehal kung ano ang kanilang aaprobahan. Parang yan po, meron po palang penal clause. Eh, kung yan po yung may penal clause, kailangan po yan ay merong publication. O kaya meron po yung ipopost po muna yan before siya ma-approve. So yun po ang reason. Siguro po, wala naman po may kasalanan dito. Ang mali lang po siguro sa atin yung atin pong sistema. Yun naman po kayo rin po ang majority din po ang nag-prepare, majority ang nag-propose, majority po ang nag-approve kung paano po natin ilalabas ang isang ordinansa. So siguro po ang tama natin gawin ay ayusin na lang po natin ang ating proseso para ho hindi ho tayo nagkakaroon po ng ganyang problema. Last comment, Mr. Chair. The Honorable De Castro po muna, then para po panghuli si Owen. Ari ho, ang totoo, ngayon ko lang nahawakan. Ay, ako'y pipirma na ho. Ay, pero nabasa ko nga ho na medyo incomplete yata ho ang ordinansa natin. Because it imposed sanction and there should be a 15 days publication in the even in posting in the front of our the city hall and all barangay. Ito, at nakita ko rin na nabanggit ko sa akin ng secretary na there was already an existing ordinance regarding smoking, yung tungkol sa pagbaban ng smoking. So I was amazed, why is it that the ordinance is entitled ordinance banning? It should be an amendment. At any rate, there was a in section the repealing clause. All ordinances, rules and regulation inconsistent with ordinance are hereby repealed or modified accordingly. There is a modification. At any rate, I will not interpose objection to the approval of this ordinance. In fact, I will sign, provided it will be published subject to the publication.
Sir Chair. Ano, isa na lang po. Pang last na, para last na ikaw. Hindi privilege daw. Ano, the Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, again, maraming pong salamat sa inyong lahat. Pero, Mr. Chairman, hindi po ako nagpapa-aproba ng isang ordinansa na walang draft ordinance. Nung ito po yung pina-aprobahan ko, ito na po ang draft ordinance na nakalagay doon sa committee report. Ito rin po ang nakalagay. Kung ano po ang nakalagay sa committee report, ito na rin po ang nakalagay sa draft ordinance, Mr. Chairman. Pangatlo, Mr. Chairman, lahat po ng provision sa ordinansa na ito, publication, ay nakalagay na rin. Kung inyo nga po titingnan, nagdagdag ako dito ng provision sa Section 7, nakalagay dito, upon approval of this ordinance, the City Senro is given 15 days to formulate the IRR and submit to the Sangguniang Panglungsod for review and approval. So kasi pag ito po yung nailabas natin, the Senro is given 15 days para mag-formulate ng IRR. Pagkatapos noon, saka pa po papasok ang 30 days. Maraming pong salamat. Okay po, maliwanag po. Privilege, the Honorable Silva is recognized. Good morning, Mr. Chairman. Dalawa ho ang akin hong gusto talakayin sa umaga ito, Mr. Chairman. If the Chairman will permit me for the two privileged speech, Mr. Chairman. Una, Mr. Chairman, alam ho nating lahat na marami hong indigent sa lungsod Dalipa. At lahat ho tayo dito nakakaranas, Mr. Chairman, ng problema na idinudulog sa atin ng ating mga kababayan, lalo na ho yun ho mga na-ospital, wala hong pampagamot, pambili ng gamot, ay ang nangyayari ho, dukot bulsa tayo kung ano maitulong. Pero kuminsan ho, hindi ho nagiging sapat, Mr. Chairman. Marami pa rin ho tayo mga kababayan ang sa tunay na buhay ho, ang problema ay kung paano ho ang pagpapa-ospital. Alam mo natin, nariyan ho ang ospital na Lipa. Pero kuminsan ho, alam ho natin na medyo may kakapusan ang pangangailangan ng isang may sakit pag idinulog ho sa ospital na Lipa, Mr. Chairman. Kaya nga ho, nakita ko, Mr. Chairman, ang isang kasagutan sa problema ng ating mga kababayan na yan, problema ng mamamayan ng lungsod na Lipa, problema ng mga lingkod-bayan, ay siguro, Mr. Chairman, it's about time na ang City Government of Lipa mag-provide ng health card para sa mahihirap, Mr. Chairman. Health card na pwede kong gamitin sa lahat to ng ospital sa buong Pilipinas, Mr. Chairman. Sa akin ng tingin, Mr. Chairman, kung gagastos tayo ng malaki sa ospital na Lipa, alam mo natin ginagastosan natin, ay nagiging problema pa ng ating mga kababayan, problema pa ng mga lingkod-bayan. Siguro kung lahat ho ng mahihirap sa lungsod Dalipa ay magkakaroon ng health card na gagamitin sa lahat ng ospital, na pwedeng gamitin sa lahat ng ospital. Sa akin tingin, Mr. Chairman, wala na magiging problema ang mga lingkod-bayan. Wala na magiging problema ang ating mga kababayang mahihirap, lalo na ho sa lara sa pagpapa-ospital, Mr. Chairman. Kaya ho, Mr. Chairman, akin ho inihahain sa guling ito na maglano tayo ng 50 million piso taon-taon, ikuha ng health card para sa mahirap na lungsod Dalipa na pwedeng gamitin sa lahat ng ospital sa buong Pilipinas. Ang kagandahan noon ng health card, Mr. Chairman, katulad doon sabi ko, noon ako'y nangangampanya, kapag ang isang mahirap ay may health card, Mr. Chairman, ay parang may ospital, parang may doktor siya sa kanyang bulsa. Kahit doon saan siya pumunta, Mr. Chairman, dudukuti lang ang health card, pwede na siya'y magpa-confine, pwede na magpatingin sa mga ospital. Kapag may health card, may doktor, may ospital, ang isang mahirap na kababayan natin sa kanyang bulsa na araw-araw ay daladala niya, Mr. Chairman. Kaya ho, Mr. Chairman, hinihingi ko na ito ay mai-refer sa tamang komitiba, mapag-aralan, at ako naman ho ay gagawa ho ng isang ordinansa, isang draft ordinance para ho makatulong sa komitiba. Mr. Chairman, isa pa rin ho, sana naman ho, Mr. Chairman, yun ang amin hong mga iminumungkahi dito ay dapat ho naman siguro na magkaroon din ho naman ng report sa plenary, Mr. Chairman. Tatlo na ho na privilege speech ko, hanggang ngayon ho wala pa hong nangyayari sa sanggunian, Mr. Chairman. Refer to the Committee on Health.
And I'm reminding po lahat po ng chairman ng various committees na kung meron naman po naka-refer sa inyo, kagaya po ng request ni Consihal Merlo Silva, gawan niya naman po niyo ng committee report dahil trabaho po niya yan. Kayo po ang pumilit na magkaroon po kayo ng committee ba, gawin po ninyo ang trabaho ninyo na mag-report po sa Sangguniang Panglunsod. Privilege sa po. Thank you, Mr. Chairman. Ayan. Question, the Honorable Katipon is recognized. Yun ho kasing statement ng Vice Mayor, napakaganda nga ho para sa buong miyembro ng Sangguniang Panglunsod. Ano ho sanction? Ano ho, kung hindi ho yung isang committee head ay hindi ho gumawa ng report doon sa nirefer sa kanyang committee, ano ho kuha na alasan ho ng committee ba siya o ng majority o ano ho kuha? Dahil halimbawa ho, nag-privilege space, ta, alam ka ho hindi, sa bawat bigkas ng bibig ni paring Merlo, yan ho yung kapakipakinabang sa bayan. Thank you. Ngayon, kung hindi ho ninyo i-committee hearing yan, sayang. Ay sayang ho, yung mga pinag-research ho ngayon. Ay, paano ho ang sanksyon? Paano, alipawa ho? Sinong chairman ng Committee on Health? Sa loob ng 3 linggo, hindi inaksyon na ng Committee ng Health. Napakasimple naman gagawin ng Committee ng Health eh. Mag-hearing. Then gumawa ng committee report. Yung lahat naman po eh. So siguro yung 3 weeks, ito isama na rin natin sa yara. Na pag hindi gumawa, ay sayang ho ang mga pagsusumikap ng aking kaibigang Merlo kung hindi ho nyo pagbibigyan. The Honorable Rocaport is recognized. Mr. Chairman. Honorable Rocaport po muna. Mr. Chair, we are amenable na i-amend po natin ang IRR kung gusto ninyo. Hindi po na kagawa. Sige po, okay po yan. Kasi alam po ninyo kung na-amendahan po namin ng IRR dati, we did not garner the majority votes of all members of the Sangguniang Panlunsod in amending the IRR. Before the amendment of the IRR, in our own IRR, it is mentioned that there's kailangan po ang majority vote. Ngayon, kung susuportahan po kami ng mga kasamahan natin, we are very much willing to join para po ma-amendahan ng IRR. Okay. Pangalawa, Mr. Chairman, with regards to the to the manifestation of Kagawad ni Lukatipon, with regards to how many days na dapat aksyonan po ang committee report, ay dapat po'y wala. Dahil alam po ninyo, meron pong mga privilege speech na ipinapasok tayo. At dito po sa mga topic ng privilege speech natin ay medyo kailangan pa po natin mag-research. Hindi po kakayanin yan ng 3 linggo. Minsan po yan ay tumatagal ng 1 buwan hanggang 2. Hindi po ganun kadali magpasa ng 1 batas, lalo na sa Kongreso, dito lang po sa atin mabilis. Kasi medyo minor, mabilis po ang ordinansa po ang ating ipinapasa, Mr. Chairman. Kaya sana po mapag-aralan din natin kung gaano katagal ang pag dapat tumagal ito sa isang komitiba, Mr. Chairman. Mr. Chairman. The Honorable De Castro is recognized. Magandang panukala nito si Merlo. Pero yan, nung araw ginagawa niyo, hindi niyo ginawa agad yan. Ang dami nabalik sa... Ang dami! 60! Referral and finish during the previous administration. It is easier than done. Easier to say than done. Pero sa rami ho, biro nyo, 70 ang aking committee yung na-refer sa akin. Unfinished business in the previous sanggunian. Kaya maganda ang sinasabi mo, kailangan aksyon na kaagad at lahat ng mga pa-prepare para maging aral mo sa nakaraan. Kaya salamat sa iyo. Natuto ako, Weng, sa karanasan ng kahapon. Gusto ko pa salamatan si Baring Nilo at yung palahong galing Amerika na tinuren. At yung sinasabi ko ni Kagawad of Yore, Mr. Chairman, na yung 15 days or yung mahabang panahon, Mr. Chairman, siguro, kung napareper sa committee, after 2 weeks siguro, i-report niya na, ito pa status ng subject matter na nai-repair sa kanya. Para naman yung isang nag-privilege speech o yung isang may panukala ng ordinansa, Mr. Chairman, ay na... Malaki ang pag-asa na ito pa like one, pinag-aaralan pa ng komitiba. Para pagdating ho sa labas, malalaman ng mga ng tao, ni Mr. Chairman, na itong subject matter na yan,
ay hanggang ngayon pinagkukan ng paano kumitiba. So, Mr. Chairman. Sige po. The Honorable Mendoza is recognized. Ano kaya? Privilege speech? Hindi. Addition. Hindi subtraction. magandang umaga sa ating Vice Mayor, sa atin hong mga kasama dito sa Sangguniang Panunsod. Napakaganda ho nang nabuksan po ngayong umagang ito tungkol sa mga committee report. Kasi katulad nga ho nang binanggit kanina ng ating pong kasama na si Attorney Owing De Castro, napakadami nang na-refer na privilege speech o sa ating mga komitiba na hindi naman na-actionan at ito'y napapatabi na lamang at hindi na inabubuksan. So siguro yung maganda nga ho yung magkameron tayo na pagkatapos i-privilege speech, after 2 weeks or after a month, meron na ho tayong halimbawa chart o na ipepresent sa atin sa Sangguniang Panunsod na itong status. Yung status noon na itong committee report na ito or itong privilege speech na ito was already nagkameron na ng committee report. Or pagkatapos ng committee report, makikita rin doon kung ano nangyayari sa committee report, kung halimbawa kulang ng data, kung kulang ng resource person, kung kulang ng mga kahit ano, para naman ho na mo-monitor natin. Napakaganda ho ng move na binuksan po ngayong umagang ito at nasabi naman ho kanina ng ating pong kasama na si Consel Avior na ito po'y pwede, pero syempre maghihintay ho. Pero habang naghihintay din ho sana tayo, alam ho natin kung anong status. Kasi meron ho namang nakapag-privilege speech na ay isang taon na ho'y hindi na uli nabubuksan kung hindi ho maaalala o if ina-follow up. So, Mr. Presiding Officer, ako po ay nagre-recommend na rin kung ito po'y sasamahan ng ating mga kasama na every month ho'y meron po tayo na report kung ano na po ang mga privilege speech na sinabi at kung ano na po ang nagawa ng committee report at kung ano na ang na-committee hearing na. So siguro po yan po yung mas maganda para humatrack natin kung ano po ang mga nangyayari sa Sangguniang Panunsod. Kevin is recognized. Thank you, Mr. Chair. Napakaganda nga po at napag-usapan natin yung tungkol dyan sa ating mga committee hearing. Actually po, yung mga inirefer sa amin na bago, yan, yung po mga na-attend ng mga kunsyal, lahat po yan ay kinu-committee hearing po agad namin. What can I suggest? Na total naman po tayo ay August body. Hindi naman porkit na hindi tayo member ng committee. Dapat po umatin talaga tayo sa committee hearing para doon po talaga natin mapag-usapan lahat yung mga dapat pag-usapan. Kasi pag dito na lamang po sa plenaryo, during the session, dito lamang po natin pag-uusapan o kaya may mga additional na concern or mga advice pa, hindi po talaga natin makukuha yung tunay na layunin ng isang batas. Naran po yung mga committee chairman, lahat po na napa-refer sa amin bago na ano, ay, agad-agad po ay kinu-committee agad po namin yan. Sana po lahat ng as an August body, lahat po ng member ng Sanggunian ay umaten doon po sa mga committee hearing para nakita naman po talaga kung sino yung mga na-attend ng mga chairman ng committee. Sige po, ito po yung comment po from the chair. Comment po from the chair. With due respect po sa atin pong mga kasamahan, kaya nga po tayo naglagay ng committee ay para ho mapag-aralan ho ng committee. Kasi lalo ho tatagal kung lahat ho ng member ay kailangan umatend ng committee hearing. Kailangan ho, kaya ho natin sinegregate ang responsibilities para may kanya-kanya kayong responsibilidad kahit hindi lahat ng oras ay makonsume. Kung halimbawa ho 10 committee, ay 10 committee aatendan ng lahat ng konsyal, lalo na ho wala tayong matatapos. Tapusin ho ng committee member ang kanilang trabaho at i-report ho sa plenary. Yan po ang essence ng atin hong creation ho ng internal rules at creation po ng committee report members. Kung inaabot naman ho, sinasabi ho natin na napakahirap magpatawag ng committee hearing, ay baka ho pwedeng ibigay ninyo sa gusto hong magtrabaho or kaya. Wala naman hong masama. Kung talaga hong hindi nyo kaya, ibigay nyo sa may gusto. Ganun lang naman hong kasimple. Tayo naman ay pare-pareho ditong inelect ng tao. At pare-pareho ako naniniwala na pare-pareho ang intention ho ninyo yung maganda para sa bayan. So ibigay ho natin, o magbawaso kayo ng committee. Baka naman hong may anim dito, walang committee. Ang iba'y lima-anim ang committee. Ay hindi nyo ho talaga magagawa yung trabaho. Dahil overloaded na ho kayo ng committee, chairmanship, or membership. Ganun lang ho kasimple yon. Ang akin hong hinihiling sa lahat ay tama ho si Consel Avior. Mamaya ho, sa chairman po ng ating internal rules,
tayo'y magpo-propose na maglagay ho tayo ng penalty kung kinakailangan dun sa mga chairman na hindi ho ginagawa o ginagampanan ho ang kanilang trabaho. Maraming salamat ho. Mr. Chairman, may... The Honorable De Castro is recognized. Nga ho, napakadaling sabihin pero mayroon gawin. Ang totoo niyan, ginagampanan ho namin. Ang problema, ang sasakyan akin. Ah, ang pagdidistribute ng mga imbitasyon, aking gastos. That is not supposed to be ay obligasyon ng isang konsehal. Dapat talagyan ho niyo ng pundo para kami naman eh, mag-committee hearing dito. Pasensya na po ninyo, mag-committee hearing dito. Wala akong maipamirinda, inabong tanghalian. Biro kaya kaya ang hinaharap namin sa tao. Sana maunawaan din naman ninyo. Latong inirepair nyo sa akin na hindi dapat nga eh, true you. At irepair na isa-isa, tinanggap ko in bulk. Na 52 ang finish yung nakaraang mga konseho. Pero tinanggap ko without ado, without any question. Kaya po pinaabot ko sa inyo ang predicament ng isang chairman ng committee. Lalo't hong ganito, katulad doon ng hinihingi ni Kagawad Merlo. Oh, public hearing sa akin tax amnesty. Oh, at sabi niya, ayon sa paniwala niya, ay biro ninyo 22,000 ang aking iimbitahan. Saan ko ilalagay yan? Ay baka din eh. Sa deliksyon, wala na akong talo diyan. Sige po, napakaganda ho ng proposal ni Attorney Owing De Castro. Actually ho, tayo may pondo. May pondo ho tayo para pwede ho tayo mag-realign para bumili ho ng sasakyan. Before, meron ho tayong dalawa ho tayong sasakyan. After ho nung election, napabalik na ho sa executive. Yun ho ginagamit natin pag-deliver. Pero meron ho tayong pondo. Kung gusto ho ninyo, tayo mag-realign worth siguro mga 1 million. At itong sasakyan ito, i-assign na po natin sa atin pong majority floor leader para kayo na po ang bahalang mag-schedule sa pagbibigay po sa mga konsehal na kapatawag ng committee hearing. Pero kailangan ho natin ay mapatakbo ho ang papel. So, at para mailabas ho natin ang atin hong sasakyan at para ho man mawala ang problema ho natin na kayo pa ho ang nagastos sa papag-iimbita ho ng mga tao. Meron din ho tayong pondo. Naglagay din ho tayo ng pondo. Hindi lang ho, gataka lang ako bakit hindi ho natakbo ang ating papel sa sanggunian paglunsod. Lahat ng committee hearing, dapat tayo may pamerienda kung anumang gastos. Naka-charge ho yan sa pondo ng sanggunian paglunsod. Hindi ho tayo ang may problema. Ang may problema ho ang executive, ayaw pirmahan ang mga papel na nanggagaling po sa Vice Mayor. Hindi ho yun para sa akin, yun ay para sa inyo. Bakit ho hanggang ngayon, yung inyo ho mga aircon, mga computer, mga table, chairs, hindi pa ho kayo nakaupo, pinagawa ko na ho yan para pagdating ninyo, ay meron ho kayong gamit. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ho nalakbo ang papel, hindi pa rin ho nalabas sa Executive Department. Hindi po tayo may kasalanan. Ang atin hong kalampagin ay ang atin hong Finance Committee, Executive Department, kung bakit pilit nilang ginigipit ang papel ho ng sangguni ang panglunsod. Gusto ko lang hong karagdagan ho kay Vice Mayor. Tayo ho din eh, kung napansin ho ninyo, gusto ko na rin ho i-compare. Compare tayo sa Tanawa City, compare ho natin ng ating bayan sa Patanga City. So Tanawa City na mas maliit ang pondo kay sa atin noon. Tigit-tigit sa ng sasakyan Mitsubishi Toro Montero yun. Ang Batangas City may mga sasakyan, only in Batangas Lipa merong majority na may tig sa 10-15 geo casual, ang minority walang staff, napayag na ang minority. Pero kung ang gigipitin pa rin ng executive ay ang majority, ay magising naman kayo. Napayag na kami? Kayo na laang? Bakit hindi ang susunod na budget ng 2017? Lagyan natin ang appropriation. Maglagay tayo, bibili tayo ng 7 sasakyan. Para sa 7, merong hawak na komitiba. 7. Ha? Huwag na kami. Appropriate tayo ng 3 milyon para sa 7 sasakyan na gagamitin ng majority. Spoiled ang majority sa minority. Only Lipa. Na dapat magising kayo. Kami matagal lang gising, kayo na lang ang magising muna. Huwag na nyo kaming intindihin. Yun nga, kita-kita ko ang pagsusumikap ni Consul Weng. Naroon sa baba, naglagay ng opisina, kanyang gastos ng pintura, kanyang gastos ng lamesa, libre pa notaryo. Ay sino sa Lipa ang gagawa niyan?
Pero ano nangyayari sa kanya committee hearing? Gutuman nga, pasal. Dahil wala nang maibigay yung tao. Ay ngayon, kung hindi magigising executive, ay huwag ninyong aprobahan ang budget. Napakasimple. Pag kayo'y nagpa-hostage sa executive, walang mangyayari sa sanggunaan. Masigit, walang mangyayari sa inyo. Kami pwedeng manalo ng walang pira, pero kayo hindi. Sir Chairman. Honorable Mendoza is recognized. Napakaganda nga ho ng ating napag-usapan na ngayong umagang ito. At nabanggit na rin po ng ating pong Vice Mayor kung ano po ang nangyayari sa atin hong mga papel dito sa Sangguniang Panlunsod. At majority po ay kasama ng administrasyon ang naaapektuhan dahil karamihan po ng naandito ngayon ay nasa majority. Ang akin lamang pong suggestion doon po sa sinabi ng Vice Mayor, magpa-committee hearing ho tayo. Ipatawag ninyong executive kung bakit hindi pinipirmahan ang pangangailangan ng majority ng Sangguniang Panlunsod. Kung hindi man ho ng majority, ay ang buong Sangguniang Panlunsod ang concern ho dito, ang Sangguniang Panlunsod na ang inyong ipagtatanggol. Aircon ng mga bawat kunsihal, lamesa ng mga bawat kunsihal, upuan ng mga bawat kunsihal, ay yan po ay hindi ibinibigay dahil ayaw pirman ng eksekutibo ang pangangailangan ng Sangguniang Panlunsod. Nasa inyong mga kamay ang chairmanship ng mga komitiba. Nasa inyong mga kamay ang magiging desisyon diyan kung ano ang kailangan gawin, kung ano ang dapat mangyari. Kung hindi kayo kikilos, sino ang kikilos? The Honorable Salamat po, Mr. Chairman. Ay, para baga sinisisi lahat natin dito ang executive. Tayo ho ay legislative. Nasa ating mga kamay ang lahat ho. Kung gusto ni Paring Nilo magkaroon ng tigi-tigi sa sasakyan ang majority members. Mr. Chairman, ibig ko sabihin, Mr. Chairman, nasa atin naman ho dito, kung ano gusto natin mangyari sa lungsod na Lipa, gawin natin. At tingnan natin kung kinakailangan ng mayor na permahan, palagay ko naman, pipirma, at kung hindi permahan, saka tayo umangal. At tayo naman ho, may mga proseso dapat gawin dyan. After 10 days, natigwa tayo ng ordinansa, hindi permahan ng mayor, it considered approve ordinance. Kaya sa akin tingin, wala akong problema doon, Mr. Chairman. The Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, if the comment of the Vice Mayor would be in a form of privilege and would be referred to the Committee on Appropriation, then we will... comment po yun from the Chair, hindi po sa privilege. Kaya nga po, Mr. Chairman. Out of observation. Okay. Kaya observation nga po, Mr. Comment. Chairman, ang sabi ko, kung ito pong comment... Hindi po, hindi. Hindi naman kung ito po ay mapapalipat sa isang privilege speech. Hindi po siya privilege. Comment lang po just siya. Just a little observation and comment. Yes, Mr. Chairman, kaya nga po ang sabi ko, patapusin po sana muna ako para mas maintindihan. Kung ito pong observation, comment, or whatsoever na sinasabi ninyo ay i-sponsoran ng isang membro para maging privilege speech at mapa-repair sa Committee on Appropriation, ito po yung aksyon na ng Chairman point of order, ng Committee on Appropriation. Presiding Officer. What's the point of order? Yes, Mr. Presiding Officer, I think yung napapag-usapan nga ho na kasi hindi naman pa pwede mag-privilege. So, Mr. Presiding Officer, I therefore move that the comment of the Vice Mayor be in my speech kanina or in my comment. Be part of my comment so it can be referred to the Committee on Appropriation, internal rules, and all the concerning committees. Actually po, ay hindi nga po pwede. Yun po yung comment ko lamang po. Mr. Chairman. Because the Honorable Silva has the floor. Siguro po sa susunod pong privilege, kung gusto po ninyong gawin siyang part po ng privilege, doon lang po natin. Mr. Chairman. The Honorable De Castro is recognized. I want to take advantage of this opportunity that I'm adopting the comment of the presiding officer and that matter be referred to the Appropriation Committee. Yun na rin yung sinabi ko, Mr. Presiding Officer. Pero with due respect, maraming salamat po, Consel Bibong Mendoza, Attorney Owen De Castro.
but your presiding officer is barred po from referring that matter, considering that the Honorable Silva still has the floor. So, sabi ko nga po, after po nang i-refer ko po yung privilege po ni Consel Merlo, saka ko po i-refer, if possible, yung pong akin pong, yung inyo pong sinabi. With due respect, I just step onto the shoe of the presiding officer. I'm utilizing his comment as part of my privilege. And that the same be referred to the proper after committee my, for action. After my turn. Kasi pagkayo ni nagtagal pa, ay... Sige po. Kaya okay. Dapat ito i-repair na para magpatawag na ho. The matter, okay. The matter brought up by the Honorable Silva is referred to the committee on... Ano bang sinabi mo? May isa pa ako. Committee on health and committee on rules and privileges. Mr. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, pati ho sana yung sinabi ni Consel Merlo. Okay, tapos na po kay Consel Merlo. Pwede ho tayo mag-repair na ho ulit. No, may isa pa ako. Ah, may isa pa daw ho. Yes. Honorable De Castro is recognized. I request the presiding chair that the referral be the appropriation committee be part of that referral, Mr. Chairman. All comments, suggestions, observations of the presiding officer and those members who stand earlier is adopted by the Honorable De Castro and likewise referred to the Committee on Appropriations. Next privilege, the Honorable Silva is recognized. Pare, bakit dalawa? Mr. Chairman, araw-araw ho, ako'y nandano din sa may mataas na lupa, dun sa, anong kalye yun? Parjawel, anong kalye yun? Alcantara, Altamirano Street, Mr. Chairman. Araw-araw ho, ako'y dunadaan, ay may nakikita ho ako doon na nagkaroon ho ng clearing na yung isang area na pag-aari yata ho yun ng isang Lucio Bautista. Mr. Chairman, ako ho'y nagtataka, bakit ho ito'y na-clear na may mga paragahong may itatayo yata hong condominium yata, Mr. Chairman. At sa akin din hong tingin, ay pagdating ho dito sa mga mall, ay may mga iniaabot na leaflets na para bagong nagbebenta na ng unit. Ang sabi ko, ako ho may babago hong membro din ng sangkunian, hindi ko humalaman kung ngayong gaho ay may approval na ng city government, Mr. Chairman. Kaya nga ho, ako itinatanong ko ho kay Consel Joel, bakit nangyayari yon? Ano ba yung inaprubahan na tungkol po sa property ni Mr. Bautista? Na ang alam ko ho, may nakalagay pa yata sa inboard na Torre de Lorenzo. Oo. Mr. Chairman, sa akin nung tingin, yung baga ho ay tama na ang isang property ay ibenta at galawin without the approval of the Sangguniang or the city government of the city of Lipa, Mr. Chairman. Dahil, Mr. Chairman, may nangyari ho minsan dito sa lungsod na Lipa. Kung natatandaan ninyo, yun ho, community mortgage program na nangyari ho dito sa Sabang, ang isa hong opisina, kumuha ho ng ilang hektarya lupa sa lungsod na Lipa. Kinausap ang may-ari, nagkaroon ng pre-selling. Ibinenta. After that, Mr. Chairman, nawala na ho yun hong opisina. Ang tanong ho ng may-ari ay bakit yung aking property ay madami na nagmi-may-ari, madami na kiklaim na hindi ho ibinenta noon nung isang opisina ng community mortgage program ho. Ay ngayon ho, anong nangyari? Ay wala na ho yung developer kuno. Baka ho ganun din ang mangyari dito sa Torre de Lorenzong ito, Mr. Chairman. Nakakatakot po, Mr. Chairman. Kaya siguro, Mr. Chairman, malaman ho natin dito kung ano na ho ang mga inaprubahan na ordinansa ng sanggunian tungkol po sa bagay na yan at bakit ho at dapat baga na ang isang property ay magkaroon ng mga pre-selling, magkaroon ho ng mga development at i-anunsyo na ito ho ang property for the future site noong kanilang itatayo.
Kaya ho, nakakapag-alala, baka ho, ang ating mga kababayan ay baka ho mag-invest, bumili, tapos at the end, wala rin na, Mr. Chairman. Siguro, malaman ho natin ito, at kung may know-how ang ibang nating mga kasama dito, lalo na yung mga dati, ay bago ho ma-repair sa tamang komitiba, Mr. Chairman, ay malaman ho natin, baka naman ho, ang inyong lingkod ay nagkakamali lamang. The matter brought up by the Honorable Silva is referred to the Committee on Land Use and Planning and Committee on Engineering. Wala tayo doon. Mr. Chairman, point and Committee on Good Government. The Honorable po is recognized. Mr. Chair, masagot ko lamang po yung privilege po na ating kagalang-galang Merlo Silva. Yung po ay... ang namatatandaan ko po, na-aproban po natin doon ay ang reclassification pa lang niya. Ano, kaya nga ho, nakakapagtaka kung papaano ho nakapag, nakakaroon doon ng clearing at ngayon, palagay ko magtatayo na ano, ng building doon sa anong Bimurano. Bimurano ba yun? Altamirano Street. Altamirano Street, doon yung Torre de Lorenzo, ano? Pero sa pagkakaalam ko po, ay basta't magkaroon kayo ng number, permit number sa HLURB, pwede na kayo mag-pre-selling. Ang nakakapagtaka lamang ay kung papaano sila nakakuha ng permit number sa HLURB. Gayong kinakailangan dito sa lungsod ng Lipa, ay kung hindi ho ako nagkakamali, ang itatayo po nila doon, hindi ho basta condo. Yun po'y condotel. Ano? Condotel. Ibig sabihin, ipara din po itong isang hotel na pwedeng paupahan at tirahan ng mga kung sino-sinong dadayo dito sa lungsod ng Lipa. At kung hindi rin po ako magkakamali, nakalagay po sa ating ordinansa kung saan po ito'y nakapaloob sa special use permit. Ano? Under section 1 ay kinakailangan makumuha ang mga hotel, motel, ng special use permit dito sa lungsod ng Lipa. Kaya atin po dapat tinatawagan ng atensyon ng city planning at ng city engineering kung papaano sila nagbigay ng permit sa Torre de Lorenzo nang wala itong special use permit. Yan po yung questionable. Ano po? Yan po, Mr. Chair. The Honorable Katipon is recognized. Saka gusto ko i-consider na baka makakagawa ho tayo ng sa resolution ngayon requesting the city planning na o sa city administrator na ipatigil yung clearing at saka ho yung pre-selling. Sabi nga ni Consul, pat mo nagbebenta na. Ang isa hong mapakabigat hong problema ng mga yan, yung height limit sa lungsod ng Lipa. Kasi ho, sa height limit, meron ho tayo ditong airport. Meron ho tayong Fernando Herbes Flying School na baka ho ito ay over na sa height ng sa standard ho na city, ay hindi naman ho sila nakuha ng clearance sa ATO dito sa Fernando Herbes dahil di tayo ho dito ay may palipara na aeroplano. Mr. Chair. The Honorable Crocofort is recognized. Mr. Chair, I will join the resolution but not requesting, directing to stop the... Selling, the yes, Mr. Chairman. Yung ko i-reclassify na. Yun po i-reclassify na pero... Yun po yung kinakailangan pang mag-comply sa atin ng specialist permit. Dahil po ang itatayo doon yung condotel. Ibig sabihin, hotel. Yan po yung doon po sa ating ordinansa ay kinakailangan itong kumuha ng specialist permit dito sa Sanggunian. Ano po? So, ano yung sanction ng Sanggunian? Pagka ganyan ho, Mr. Chairman, hindi ka, una, taba ko yung sinabi ni Pare Nilo, na dapat ay tayo gumawa ng action na magawa ng resolution para mapigilan. Kaya lang, Mr. Chairman, sa mapigilan natin, ginawa nila, baka ito'y maging precedent sa iba pa hong mga developers, sa iba bang mga negosyante na gusto mag-put up sa Lipa na gagawin muna nila tapos saka kukuha ng mga permit. At dito may mga nangyari hong ganon. Wala hong magawa sa city government, kundi aprobahan. So, siguro dapat, Mr. Chairman, as soon as time, maipatigil na or magkaroon ho ng isang masusing investigasyon in aid of legislation tungkol po sa bagay na yan. Ang nakakatakot nga ho, yung sinabi ko ho kanina na nangyari ho dito sa Barangay Adya, inaibenta sa mga tao ang property,
ay tumakas ho yung developer. Thank you, Mr. Chairman. Okay na po. Privilege, kung wala na po, we'll proceed to the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable De Castro is recognized. May we move that we dispense with the reading of the previous sessions. Sige, session. And the same be any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The minutes of the August 16, 23, 30 regular sessions is hereby approved. I'm declaring a 1 minute recess. Session na resume. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Carabin is recognized. Mr. Chair, Committee Report Number Barangay 2016-006, Supplemental Budget Number 2 for the Budget Year 2016 of Barangay 1, Lipa City, amounting to 75,804. Mr. Chair, I move for the adoption of the Committee Report. Any second? Join. Objection, hearing none. Committee Report Number 1 is approved. Next. Mr. Chair, Committee Report Number Barangay 2016-005, Resolution Bilang 32-2014, adopted by the Sangguniang Barangay of Barangay Mabini, Lipa City, isang resolution para sa paglalagay ng puro kotso sa Barangay Mabini, Lungsod ng Lipa, sa mga nakatira sa kabilang ilog na nasasakupan ng barangay. Any Mr. Chair, I move second for the adoption of the committee report. Discussion, objection, hearing none. Committee Report Number 2 is hereby approved. Next committee report, the Committee on Peace and Order, the Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mrs. Chair. Good morning sa ating mga colleagues at saka sa mga bisita. May I request the Secretary to read the committee report? Pwedeng dispensa ba? Okay. I move for the adoption of the committee report. Any second? Discussion? The Honorable Rocafort is recognized. Kaunting tanong lang po sa ating konsehal. Paglilinaw lang po, ito pong curfew hour natin, Sir Chair, ay hindi po ba kasama doon sa TRO na inisyo ng Supreme Court? Meron no tayong existing na ordinansa dito sa lungsod ng Lipa at ito ho ay panahon pa ni Vice Mayor Manguera. So ito ho ay inamyandan lang yung oras. So wala hong binago regarding po doon. Ito ho ay way back 2003 pa ito hong existing ordinance na to. At ang binago lang po dito yung 11 o'clock 11 p.m. up to 4, na ginawa ko hong 10 o'clock up to 5. Yun lamang po ang nabago rito. Yes, sir. Kaya lang po, kung ito po ay kasama sa may TRO ng Supreme Court, ito po ay kahit maaprobahan natin, hindi pa po natin pwedeng ipatupad. Pangalawa, Mr. Chair, wala naman po tayong... pangalawa, Mr. Chair, ang pagkakaalam ko po ay yung penalty sa Section 5 sa kaparusahan, nakalagay po rito sa letter K, ikatlong paglabag. If I may read, Mr. Chair, ang mahuhuling lumabag sa ikatlong pagkakataon ay papatawan ng 500 piso, multa o atak sa gawa ng serbisyong komunidad na itinakda ng sangguniang barangay na hindi higit sa 6 na oras kung hindi makakabayad ng multa. Second sentence, ang hindi magbabayad ng multa o magsasagawa ng serbisyo komunidad ay ikukulong na naayon sa itinakda ng hukuman. Mr. Chairman, kung ito po ay minor de edad, ito pong curfew hour natin ay para sa minor de edad, at ito po ay paano po natin ikukulong ang hindi magbabayad ng 500 pesos o hindi magsasagawa ng service, community service, Mr. Chair? What's the point of order?
Hindi naman po yan point of order. Discussion yun eh. Mr. Chair? Mr. Chairman, because of the existence of the TRO by the Supreme Court, and the main reason the Supreme Court has issued the TRO is because of section of kung hindi po ako nagkakamali, is because of section 5 letter K, the penalty imposed by this ordinance, Mr. Chairman. We are going to approve the committee report by changing the curfew time from 11 p.m. to 4 a.m. Thus again, hindi naman po na pag ito po yung inaprubahan natin, we are binubuksan na rin po natin yung buong ordinansa na ipinaaaprubahan po natin, Mr. Chairman. Kaya nga po, bakit ang akin lang po, ano po ba yung nakalagay sa issue ng TRO kung ito po ay dahil dito sa letter K ay dapat isama rin po itong letter K sa papaamyendahan natin, Mr. Chairman. Kasi sige po, aprubahan natin yung oras. Ay, pero paano po natin mai-implement ang letter K? Ang parusa rito ay ang hindi magbabayad ng multa o magsasagawa ng serbisyo komunidad ikukulong na naayon sa itinakda ng hukuman. Paano mo po ikukulong ang minor de edad? May batas tayo na bawal pong ikulong ang minor de edad. The Honorable Katipon is recognized. Napakalaki hong ng tatama ho ang sinasabi ni Consul Abior. Unang-una yung temporary restraining order ng Supreme Court. Suspendido yan. Padalwa, yun hong ordinansang pinagkuhunan, ay kami hong bumoto doon, ay mali nga yata na kaunti yun kung gagawin yung kuhan. So, I recommend to the chairman of committee na please in order to defer this committee report, Mr. Chairman. The Honorable Monfero is recognized. Mr. Chair, ang sa akin ng pagkakaalam, correct me if I'm wrong, ang TRO po na pinalabas ng Korte Suprema ay sa Quezon City lang, hindi ho buong Pilipinas. At yan ho ay, ang existing po niyan ay good for 60 days lang ang TRO na yan. So hindi ho sinabi ng Korte Suprema na ang buong Pilipinas ay nasasakop po nung batas na yan. So tayo dito sa lungsod ng Lipa, meron ho tayong existing na ordinance. At ito lang ho ang sinasabi ni Consul Melo kanina, sinasabi ko rin na ang pinamiandang ko lang po dito yung oras. So kung may mali ho doon sa ginawang existing ordinance nung panahon ng kagalang-galang Boy Manguera, Vice Mayor Boy Manguera, na ito ho ay panahon pa ho ng ating kagalang-galang ex-Governor Vilma Santos, na ito naman ho ay hawak at may perma, ang tingin ko po dito ay hindi naman ho siguro ito gagawa ng mali nung panahon na yun. So ngayon ho, ay tulad doon na sinasabi ko, ito ho ay oras lang ang inaamyendahan, wala ho akong binabagong iba. Sir Chair, noong panahon po na ito ay inaprubahan noong April 2003, meron pa po tayong batas sa revised penal code na Bragansya. Pero ang Bragansya po ay tinanggal na sa revised penal code. Kaya po alam ninyo, Mr. Chairman, nasa bawat bayan, bawat barangay on their appointed power as a legislative body kung gusto nilang magkaroon ng curfew hour. Ngayon, may kapangyarihan po tayo through our legislative body to pass an ordinance for the curfew hour, Mr. Chairman. Ako po ay hindi pa konsehal nung ipinatupad itong ordinansa na ito, kaya ako po ngayon bilang konsehal ng Lipay, ipinaparating ko kung ano po ang maaaring maging problema natin sa ordinansa na ito. Sunod po, Mr. Chairman, dito po sa kaparusahan, unang paglabag. Ang nakalagay lang po rito, barangay, ang manguhuli, pero ang mga pulis po nanguhuli. So, nakalagay po rito, ang mauhuling lumabag sa unang pagkakataon ay dadalhin sa barangay hall upang magpatala ang kanilang personal na datos sa barangay at masuri ang kanilang mga personal na gamit. Pangalawa, Mr. Chairman, doon sa punto na sinasabi pong ang TRO ay sa Quezon City lamang. Alam naman po natin, kapag ang Supreme Court ang inaglabas ng isang desisyon, ito po'y pwedeng magamit ng bawat tao. Ito po'y jurisprudence na pwede ito maging basihan para po ang isang tao ay humingi ng TRO sa Supreme Court para dito sa lungsod ng Lipa. Kung ano po ang TRO na
kung ano po ang desisyon nila sa Quezon City, ay pag-aralan po natin yung TRO na inilabas ng Supreme Court, bakit nagkaroon ng TRO, ikumpara po natin ang ordinansa ng curfew hour, nang sa ganun makapaglabas po tayo ng bagong ordinansa, amended ordinance, na hindi po tayo magkakaproblema. Mr. Chairman, I am standing here as Chairman of the Committee on Human Rights at ipinararating ko po kung ano ang aking pinararating ko po kung ano ang maaari nating maging paglabag sa karapatang pantao ng atin po mga kababayan. Maganda po ang hangarin ng curfew hour. Ako po ay walang tutol dito. Tumahimik po ang ating lungsod na wala po ang ating mga kabataan. Pero again, kung manghuhuli po ang ating kapulisan, tapos wala naman po nakalagay rito, ang pulis ay manghuhuli kundi barangay lamang at ilalagay sa barangay hall, hindi dadalhin sa presinto. Pangat, letter K, ang ilalagay po natin dito, hindi makapagbabayad ay, o hindi makakagawa ng community service ay kukulong, ay di, pwede rin pong humingi ng TRO ang kahit sinong tagalipa. Sayang lang po ang ordinansa natin, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Honorable Monfero is recognized. Mr. Chair, sa ngayon po kasi, meron na po tayong ilang barangay na meron silang barangay ordinance regarding po sa curfew. Hindi po ito bago. Kung ang barangay po, ilang barangay ng lungsod ng Lipa ay meron ng existing na curfew na pinatutupad sa kanilang barangay. Ano naman po ang na the same time, ha? Nakausap ko po yung ibang mga barangay at ito po'y dumadaan din sa atin. May mga dumaan na rin po noong nakaraang sanggunian na ito'y inaproba natin. At sa ngayon po, ang atin namang inaamyandahan lang dito'y oras at ginagawa nga po nating 10 hanggang 5 o'clock para po doon sa mga kabataang ang edad ay 18 gulang na pababa. Kaya po wala po akong nakikita bakit nga po yung ating mga sa barangay ordinance na may curfew ay wala naman po nagko-question o nag-hahain ng TRO. Dahil ang sabi ko nga po kanina, ang TRO ay good for 60 days lamang at ang pinalabas po ng Korte Suprema ay para po doon sa ginawang ordinance ng Quezon City. Last. Mr. Chairman. Yes, sir. The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Presiding Officer, gusto ko lamang po sana tanungin din sa atin pong proponent at kung ito po'y na-implement na, ito pong ordinance na ito. Kasi ho, kung ito'y ini-implement na, we should have also a copy of the IRR. Hindi ho pwede magpa-implementa ng isang ordinance na ganito kung wala pong rules and regulations and procedures kung paano ho ang pag-aresto ng isang kabataan o ng isang mamamayan na lumabag sa curfew law po natin. At ito nga po ay existing ordinance. Kanina po inabanggit po ng ating kasama na si Consul Avior na ito daw ho ipepwedeng questionin na itinatama po lamang. Huwag po nating kalimutan na meron po tayong presumption of regularity na pagka ipinasa po ng sangguniang panlunsod, wala pong makakapagsabi na ito'y mali kundi ang korte. Hanggat hindi po ito kine-question at hindi pa ho lumalabas ang desisyon, kung sa Quezon City man po may desisyon, hindi naman ho kine-question dito, tama pa rin po ang ating ordinansa. Kung tayo po ay may pagkakamali, iharap po sa korte at yun po ang magsasabi na mali ang batas po natin. Hindi rin ho pwede na kung ito ay napagbutohan na ng mga konsehal at naging batas, naging ordinansa, sasabihin po ng isang kasama natin na ito po'y mali. Hindi po ganun ang tamang proseso ng pagsasabi na mali ang isang ordinansa o batas. Ang makakapagsabi po lamang ay ang Korte Suprema o ang ating pong mga lower courts kung ito po ay hindi nahuhabulin sa kataas-taasan pa po. Salamat. Mr. Chairman, ariho ka rin na ho, nagsalita ako dito na ma-deeper dito. Kung ano man ang pinag-uusapan, diskusyon ho ninyo, ito ho ay simpleng komplikasyon. Komplikta komplik ho sa Section 5, kaparusahan, letter K, ikatlong paglabag. Ang mahuhuling lumabag sa ikatlong pagkakataon ay papatawan ng 500 pisong multa o aatasan na magsagawa ng serbisyo komunidad na hindi higit sa 6 na oras. Kung hindi makakabayad ng multa o magsasagawa ng serbisyo komunidad ay ikukulong na naaayos sa itinatakda ng batas. Ito ho ay papasok ho sa CHR.
human rights violation ng isang minor de edad. Kaya ho itong kwanho, ako ay nare-request na ma-defer at i-correct na ho itong ordinansang ito. I move for the deferment of this ordinance, Mr. Okay, Chairman. Okay, before po the motion for deferment, pabigyan natin magsalita si Merlo Silva, then si Attorney Owen De Castro, then magbabotohan na po tayo. Mr. Chairman, maganda ho objektibo, ikagawad patmon. Ang kanya hong proposal ay changing the curfew time from 11 p.m. to 4 a.m. to 10 p.m. to 5 a.m. May existing ordinansa, yun lamang ho ang gusto niyang baguhin. Ako'y nagtataka, medyo naalawak ko. At alam mo nyo, kung ako ho'y konsihal na during that time, ako'y kukontra ho dito. Sa akin nung tingin, ito'y paglabag sa constitutional right to travel ng bawat kabataan, Mr. Chairman. At sana ho, Mr. Chairman, makita rin ho natin na ang TRO na nasa Supreme Court tungkol po sa ordinansa ng Quezon City ay wala pa pong desisyon. Bagamat sinasabi na 60 days maglalapse, pero wala pang desisyon. Kung atin nung aaprobahan ito, palagay ko ho, useless din, Mr. Chairman, at magkakaroon ng agam-agam ang implementor kung ito ay implementa. Sa akin nung tingin, Mr. Chairman, para ho mas lumalim at pag inaprobahan ho natin ay tuloy-tuloy ang implementation, I'm requesting to the Chairman to lay on the table the atuhong subject matter na ito, Mr. Chairman. Before po that, the Honorable De Castro. The paramount consideration in this regard is public interest. Kagalingan ng kabataan ito at ng magulang. Ngayon, nung sinasabing ito, mayroong Supreme Court, that cannot be considered a jurisprudence because it is no longer, it not reach the permanency of the question ordinance. Aside from that, there are so many cities in the metropolis na merong curfew ang kabataan. So, ang Quezon City na at saka na Botas, ang tinirao ng Supreme Court, eh hindi pa naman permanente yan. Saka aside from that, granting na hindi natin naprubahan itong ordinance ang ito, but still, there is an existing ordinance which is not declared invalid. Nowhere in the book of our city sa ordinances na ito ay sinet aside o considered as null and void. So, yun namang hinihiling lang naman ho, ay papagtanlaan naman ho ang oras, alas 10. At ito naman ay alam kong naunawa ng ating mga kasamahan, ito'y kagalingan ng kabataan at ng mga magulang. Kung sinasabi nating violation of human rights, yung bata na pinabayaan ng magulang, the magulang will be answerable to the misfits of his children, yung pagkukan ng kanyang magulang. Kaya I join na si Consial Mendoza tungkol sa sinasabi niyang hindi pa itong TRO, hindi pa permanente yung Supreme Court decision. Okay po, lahat po yung napagbigyan ng magsalita. There's a motion, duly seconded. Those who are in favor for the deferment of the committee report, please raise your right hand. Those in favor, Councilor Silva, Councilor Avior, Councilor Macmac, Councilor Katipon, Councilor Gosos, and Councilor Lopez. 6 in favor of deferment. Those who are not in favor for deferment, please raise your right. 6 lang. Those who are not in favor, please raise your right hand. Not in favor, Councilor De Castro, Councilor ABC, Councilor Wong, Councilor Monfero, Councilor Pua, 5. Councilor King, umali. 6. Mendoza. Mendoza, napongin nyo. Kahit ano. Ano? Abstain. 6 in favor, 6 against. The motion is carried. The committee report is deferred. Next committee report. Committee on Finance, the Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, I move that we dispense with the reading of Committee Report on Committee on Finance number 2016-006 and the same be approved. Any second? I second. Discussion? The Honorable Katipon is recognized. Ito nga po yung sinasabi kong mamulot dito, majority.
magpabili muna ng majority ng sasakyan bago ito kuha. So, I am requesting Consul Apior to defer this committee report. Pag ito'y pinagbigyan muna naman, hindi muna naman mapagbigyan ng iyong sarili. Mr. Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chairman, the Office of the City Mayor has formally submitted a letter to the Sangguniang Panglungsod through City Administrator Attorney Leo S. Latido requesting the passage of a resolution to purchase one vehicle for the use of the City Mayor's office. It was formally referred to the Committee on Finance and Appropriation. The committee conducted a hearing and the attendees, the members of the Committee on Finance, has certified that there is a fund for this. Therefore, Mr. Chairman, this committee has made its job by submitting this committee report. And by submitting this committee report for approval of this August body, Mr. Chairman. The Honorable Mendoza is recognized. Gusto ko lang po sanang malaman kasi bibili na rin nga ho ng sasakyan ng atin pong mayor's office. Gusto ko hong malaman kung tama po ang nabasa ko na iisa lamang po ang service ng city mayor. Yes, Mr. Chairman. Ito po ay isang black van. Uh-huh. At ayun, opo, security po ni Mayor at lahat po ng gamit niya ngayong sasakyan ay personal po ng sasakyan. Magkano ho ang inaaprubahan nating gasolina sa Office of the City Mayor? Ilang gaho ang nakonsumo na nitong 2015, 2016, 2014? Honorable Rocafort is recognized. Saglit lang po, kinukuha lang po ang record. Sige po. Okay. To give siguro po habang kinukuha ang record, pwede magtanong kayo ng iba pa. Sige ha, habang hinahanap po ang record, kasi ang akin pong iniisip ay para hong malaki-laki ang inaprubahan natin nung nagdaan. Paano ho nila nagagasolinahan? Ito ay ano lang, hindi pa ho natin nakikita. Paano ho nila nagagasolinahan ng ganong kadami ang sasakyan, ang pondo ho ng city mayor kung iisa po ang kanilang ginagamit na sasakyan para sa programa? I'm declaring a 1-minute recess. Session na resume. The Honorable Rocafort, magkano daw po ang gasolina sa isang taon ng isang sasakyan ng mayor's office? Mr. Chairman, ay isa po ang sasakyan na ginagamit ng mayor sa kanyang service, sa kanyang security. Pero yung pong sasakyan ng mayor's office ay meron pa po ditong may iba pa po silang ginagamit dito. Ang nakabudget po sa gasoline, oil, and lubricant expenses ng City Mayor's Office are 4.5 million, Mr. Chairman, for 2016. 4.5 million po ang ginagamit po nila for 2016. Yung gawin na ubus na ngayong 2016 sa isa po nilang sasakyan. Hindi po iisang, isa po ang security service ng ating mayor, Mr. Chairman, pero hindi ibig sabihin po nun ay nag-iisa ang sasakyan ng City Mayor's Office. I was not able to ask the number of vehicles in the City Mayor's Office because the subject matter of the request is only with regards to purchase of one vehicle to be used as security of the City Mayor's Office, Mr. Chairman. So ito pong sinasabi po ninyong vehicle na ito ay gagamitin po sa security? Yes, sir. Hindi po. Kasi ang nakalagay po dito sa inyong committee report, if the Vice Mayor will allow me to read the committee report. Since the City Mayor's Office at present has only one service vehicle used in the implementation of various programs, this committee believes that the purchase of one vehicle is necessary for the effective delivery of services of the same office. So wala pong binanggit dito na security po ang gagamit po nito. Ang sinasabi po sa inyong committee report ay sa delivery of services po maa-apply yung sasakyan na binibili po ninyo. Alin po talaga ang ating po susundin? Yung inyong pong sinabi na sa security po ibibigay o dito po sa delivery ng services?
Mr. Chairman, pag ang atin pong mayor ay pumunta sa isang barangay, ay it is presumed na ginagawa po niya ang tungkulin niya as mayor of Lipa. He visits barangay. Kaya nga po tayo may tinatawag ng mga barangayan. So, ito pong sasakyan ni mayor na nag-iisa na kasakasama niya lagi sa as his security, Mr. Chairman, ay luma na rin. Luma na po. Kaya nga po nagre-request siya na madagdagan po itong kanyang sasakyan nang ito po ay maging dalawa dahil lahat po ay lahat po ng kanyang mga ginagamit ay sarili niya, Mr. Chairman. Makikita naman po natin, Mr. Chairman, meron pong record. Kasi pag ikaw po ay nagpapagasolina ng sasakyan, meron ka pong PO, Mr. Chairman. Yan pong PO na iyan ay sinasubmit po natin sa mga opisina pag nagbabayad po tayo ng gasolina sa atin pong gas station. Makikita po natin doon sa PO, nakalagay po roon, saan pong sasakyan ginamit yung gasolina, Mr. Chair. Opo. Gusto ko lamang pong linawin uli. Ang sabi ho ninyo ay ito po'y para sa security. Nagtataka nga lamang din po na para ho sa security at hindi ho sa delivery ng service. At dahil po pag pumapasyal sila sa barangay, ay para na rin hong nagdi-deliver ng service. Bakit hindi po natin na-mention sa atin pong committee report na kailangan po ito sa security po? Kasi kung sa delivery of service, sabi po ninyo, meron naman pong mga ibang sasakyan doon, kaya po naglagay ng 4.5 million at hindi lamang po iisang sasakyan. Ano-ano pa hong mga sasakyan ang nagdi-deliver po ng services sa under ng Office of the Mayor? And nabanggit din po ninyo na medyo luma na yung isa pong kanilang ginagamit sa security. Ano po kayang klaseng sasakyan yon? Hindi po kaya nakakaawa naman po ang ating mayor na pinagagamit po natin ng lumang sasakyan? Hindi naman po pwede na pagkahuluma ho ang sasakyan, ay ang atin pong honorable mayor ay may pupuntahan, masisira po ang backup. Hindi po dapat nangyayari yon. Kaya gusto ko hong malaman ngayon kung ano po ang sasakyan na kanyang ginagamit at kung luma nga po ay dapat po kaagad nadagdagan pa ho at hindi lamang isa. Kung yun naman pong 4.5 million na para sa gasolina ay iisa lamang ang ginagasolinahan, i-revert po natin yun at na makabili pa ho ng isa pa uling sasakyan. Pero sabi pa nga ho ninyo na ito po'y meron po mga ginagamit sa delivery of services ng mga sasakyan. Sana po'y malaman po natin kung ano-ano po ang mga sasakyan na ginagamit po sa delivery ng services ng opisina ng ating mayor. The Honorable Katipon is recognized. Sasagutin lang po muna. Honorable Rocafort. Pwede ka pong para isang sagot na lamang. Okay, the Honorable Katipon is recognized. Ang aking apela ho kay Crucial Abior ay huwag ho ninyong ipahamak ang mga boboto riya sa inyong committee report. Sapagkat nag-statement na ho kayo na iisa ang behikulo ng Mayor's Office na may budget noong 2015 gumastos ang Mayor's Office ng 4,030,000 sa isang sasakyan. Kung yan ho i-deeper din nyo, magiging maganda pa ho para sa inyong mga kasamahan. Hindi ho justify na gumamit ng 4 million sa isang sasakyan ang Office of the Mayor na may budget na 4 million, ngayong 2016, may budget hong 4.5 million sa statement na committee chairman na isa ang sasakyan, kaya kailangan bumili ng isa pa. Siguro'y napakaliwanag na pagyay binutuhan ng iyong mga kasama. I love you, Abior. Mr. Chairman. Tapos si ano pa muna, si attorney na, kung si Almerlo Silva, then si attorney Owen. I've been raising my hand several times, Mr. Chairman. What's the point of order? Tatapusin daw po niya lahat ng question. Para Mr. Chairman, medyo alarming. Kung totoo ho, yung statement ho ni Gagawa Dabior, na ang iisang sasakyan ang nasa opisina
ni Mayor. In about of 4.5 million, siguro kahit baka, hindi kaya ubusin ang 4.5 million, Mr. Chairman. Ngayon, hihingi na huli ng isa pang sasakyan, baka ho sa budget hearing o sa budget, pagbabudget natin, maging 9 million. Ito ay siguro dapat din umalaman ng chairman ho ng appropriation. At Mr. Chairman, ibig sabihin sa isang sasakyan na nagastos tayo ng 4.5 million, aling gahon sasakyan na ginagamit ni Mayor ay para lamang ho sa kanyang security. Tama po. At kung sasabihin naman ho, nasabi ho ni Kagawad Abyor, ang Mayor ay may pansariling sasakyan na ginagamit. Sa akin yung tingin, yung 4.5 million, sobra-sobra pa, padalwa, hindi pwedeng gamitin yung 4.5 million para doon sa kanyang pansariling service na sasakyan dahil tayo ay may rata. May mita tayo. Si Mayor, mita. Yun yata ho ang transportation allowance. At padalwa, Mr. Chairman, kung yun ho naman sasakyan na ginagamit ho ng kanyang aid or security guard, ay hindi rin ho tama. Dahil based on the memorandum of agreement sa DILG, ay ito ay dapat gamitin lamang directly sa business operation or government transaction o frontline agencies. Hindi po para bantayan ang city mayor, ang isang opisyalis ng gobyerno, Mr. Chairman. Kaya sa akin ang tingin, Mr. Chairman, ay magaling ho at nabulatlat ng chairman ng appropriation, ay siguro na sa kanya naman kamay kung anong gagawin dito. At sa akin ang tingin, Mr. Chairman, tama lang siguro, isang sasakyan, bigyan natin. Kaya lang, Mr. Chairman, ay 4.5 million, magdadagdag uli ang security. Siguro sa budget hearing natin, dadagdagan na huli. Ay siguro, Mr. Chairman, ay kahit ito siguro, bumili pa ng 10 baka at ipainom sa baka yung gasolina, yun yung 4.5 million, Mr. Chairman, ay hindi ho mauubos. The Honorable De Castro is recognized. Marahil hindi alam ng mga kasamahan ko, hindi ko naman kayo minamahin na take note ng opisina ng alkalde ay hindi lamang ang ginagastos ng gasolina ay kanyang sarili. There are so many departments. May mga line agencies siya. Ngayon, kung kinukulang ay yung iba, binibigyan niya ng ating alkalde. At pa, sa police, ganito. Kaya itong ating si Konsyal Abyor ay medyo, hindi, with due respect, kulang ka lang sa dokumento. Hindi mo tinitingnan kung saan ginagastos. Hindi mo alam kung saan ginagastos ng alkalde ang 4.5 million. It's amazing na talaga namang inyong idinadato si masyado namang X. Binobloat ninyo 4 na milyon sa isang sasakyan. Aba, eh. Where Mr. in heaven? Point of order, Mr. Chairman. Point of order, sir. Mr. Chairman. Napaka-simple ho ng question ko. Ang question ko kanina, hindi ko ho kino-question yung dami ng gasolina. Ang kino-question ko ho yung ginawang committee report na nag-statement ng isang sasakyan. Kaya nga ipanadidipert ko po, i-correct ninyo committee report sapagkat pag kayo'y bumoto doon sa committee report, kasakot na kayo. Hindi, bale. Okay, paninindigan ko. Ayun ho, ay babaguhin lang. I can stand for my position in this regard, Mr. Chairman. Kasi ang ating alkalde ay talaga naman dapat na may magkameron security. Ngayon, alam naman natin na delikado rin ang tayo. Kahit nga si BC, kailangan din. Wala po akong security, with due respect. Ang pinakikusap ko lang kay Konsyal Abyor ay baka pwede mong dagdagan. Gawin mo ng dalawa at para sa sangkunin ng isa. Yun lang aking hinihingi. Mr. German. Pwes po, gawin daw hong dalawa. Mr. German. Pwede ko na pong sagutin. Mr. German. Napagbigyan na po kanina. Sasagutin na po ni Konsyal Rocafort ang inyo pong mga queries. Mr. German, una, hindi pa po konsehal nung inaprubahan ang budget ng Lipa noong 2016, Mr. Chairman. Pangalawa, Mr. Chairman, ay ito ang request po na ibinigay sa akin ng atin pong City Administrator by authority of the City Mayor is passage of a resolution authorizing the City Mayor to purchase one vehicle for the use of the City Mayor's office, Mr. Chairman. Hindi po dito na pag-usapan ang gasolinang ginagamit sapagkat Mr. Chairman, ang request po nila ay isang sasakyan.
Ang pinag-usapan po dito, bakit nag-request ng sasakyan? Anong sasakyan ang kasalukuyang meron ang ating city mayor na ginagamit? Hindi naman po napag-usapan dito kung ilang sasakyan meron ang city mayor's office. Bakit kailangang bumili ng sasakyan? Bakit kailangan ng resolution authorizing the city mayor to purchase one vehicle for the use of the city mayor's office? Alam po ninyo, Mr. Chairman, pagdating po dito sa gasolina ng sasakyan, ay meron po tayong tamang panahon para ito'y pag-usapan at ito po ay ang budget hearing. Ngayon, kung kukwestiyonin po ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod, yung 4.5 million na ginamit ng mayor sa opisina ng gasolina, ay di i-privilege speech po ninyo at ng mapariper sa Committee on Appropriation at tingnan point po natin, Mr. Chairman. Tapior. Okay, what's the point of order? Napakasimple ho. Maliwanag sa manonood sa lahat. Wala kaming question, tanong kung anumang gagastusan ng mayor na 4 na milyon, 4.5 milyon. Por respeto, wala ho kaming question. Ang question ko ho, ako, ang question ko yung inyong committee report na sinabi niyo walang vehicle ang mayor's offer, kundi isa, nahingi kayo ng dagdag na padalwa para mapagbigyan. Ngayon, para tayo magkaigi-igi, gawin mong dalwa ang vehicle at ang isa ibigay mo kay Atty. Owen kung saan ko na palusod. Larga yan. Sige. Mr. Chairman, hindi ko po pwedeng gawin yon kasi wala pong formal na ibinibigay sa akin ang Vice Mayor na pag-aralan na bumili ng sasakyan. Ang Sangguniang Panglungsod, ang meron lang po na authority ako ay ito pong sasakyan na request ng City Mayor's Office. Ngayon, kung gusto pong bigyan si Attorney Owe si po ng sasakyan... Para po masagot na po ay pwede po tayong bigyan din po. Kung ang mayor po ay may authority para po sa kanyang bodyguards, ay ako naman po ay humihingi rin para sa Sangguniang Panglungsod. Hindi po para sa akin. Ang akin pong sasakyan ay more than... Basta sigurado more than 10 years na ho yun, panahon pa ho ni Namoy Manggera ang ginagamit ko ho. Ito ho ay bagong sakyan ho natin bibilin, hindi rin sa pondo ng mayor, pondo rin ho ng Sangguniang Panglungsod. At ipagagamit po natin to sa mga konsehal na meron pong committee para po magampanan po ninyo inyong trabaho sa pagdi-deliver po ng inyong pong mga letters. At ito po ay EMR po natin kay Attorney Owen De Castro para siya na po mamahala, bilang siya naman po ang ating majority floor leader kung kanina po niya pahihiram muna sa kanyang prioritize po paghihiram. Yun po ay formal request po ng Vice Mayor sa Sangguniang Panglungsod. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Appropriation Committee. May tanong lang ho kay Kagawad Abior. Sige po. Mr. Chairman, paano natin i-justify? Sinasabi ho, request lang for authorization na makabili ang Mayor's Office. Eh, yun nga ho, paano nga ho natin i-justify? Unang-una, sabi nga ho natin, isa daw ang sasakyan gamit ng bodyguard. Itong isang sasakyan na ito, siguro, hindi ho natin alam kung saan gagamitin. Baka sa bodyguard ulit. Which is na, kung atin hong aaprobahan, sa bagay, iisa ho, ay salary ho no, sa DILG circular, Mr. Chairman. So, kung atin hong aaprobahan ito, ay para nating inilalagay ang ating mayor sa isang balag ng alanganin, Mr. Chairman, na magiging ground para ang mayor madimanda isang sasakyan. According to the committee, ay 4.5 million. Sabi ni Kaueng, ay ito daw naman hindi lamang ang mayor na gamit, which is violation pa rin. So sa akin tingin, Mr. Chairman, baka pwede na i-deferred, pag-aralan muli, at pa, Mr. Chairman, alam nyo, pag tayo inaprobahan natin, na alam na natin ang nangyari at nabusisi na dito ang sitwasyon, tayo isisisihin din. Oh, yung pala alam na ninyo, bakit ninyo pinayagan? Kaya hinihiling ko sa kagalagalan ni Chairman, i-defer na muna, tama si Paring Nilo, na sa ganun, hindi maging eyesore kay Mayor ang mga sitwasyon ito. There's a motion for department. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Mr. Chair? Objection. There's an objection. Those who are in favor of the motion for deferment, please raise your right hand. In favor, Councilor Silva, Luansing, Katipon, Gosos, and Mendoza. Five in favor for deferment. Those in favor, those for against, kindly raise your right hand. Against, Roquefort, De Castro, Monfero, EBC, Wong,
Pua, and Umali. One abstain, Councilor Lopez. The committee report is approved. Mr. Presiding Officer, point of order. Was it? Yes. Explain your vote. Point of order, Mr. Presiding Officer. Kasi kanina ho, may mga binabanggit po si Consel Abior na hindi naman po daw ang pinaaaprobahan ay yung tungkol po sa mga pondo at hindi po yun dapat i-take up sa ibang matter. So, Mr. Presiding Officer, gusto ko lang ho sanang malaman na bakit po hindi i-discuss ang kalahatan doon sa pagbobotohan, samantala pong kitang-kita bago po i-acquire ang isang sasakyan, bago po bumili, kailangan hong justified lahat ng pagbili pong iyon. Kailangan hong malaman natin, sana po ay kung ako'y mabibigyan pa ng pagkakataon, pero na-aprobahan ho. Kasi pag tinanong gaho at sinabi sa kanya na kailangan magpagawa tayo ng pier, yun ho'y a-aprobahan na kaagad sa committee hearing. Pag sinabi ho, magpagawa tayo ng port dito, ng pier, ang committee hearing lang ho natin, oo, papagawa tayo. Hindi natin ho i-consider na wala naman hong dagat dito para ho makapagpatayo ng pier. Yun din po ang point po natin na kailangan po nating imbestigahin. We should go beyond the box. Kasi hindi lamang po naman yon ang pinaaprobahan. Kailangan ho malaman kung ano ang mga nasa labas noon at kung ano ang pwede hong mangyari. So that is my point of order, Mr. Presiding Officer, na kailangan po hindi lamang tinitingnan ang loo, ang committee report na inihahain, hindi lamang ho yung text lamang, kundi yung kabuuan. Salamat po. Noted po, noted. Next committee report, number 5, Committee on Finance, the Honorable Rocafort is recognized. Mr. Chair, I move that we dispense with the reading of committee report number 007 and the same be approved. Any seconded? Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number 5 is approved. Number 6. Mr. Chairman, I move that we dispense with the readings of committee report number 008 and the same be approved. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number 6 is approved. Mr. Chairman, I move that we dispense with the readings of committee report number 009 and the same be approved. Any second? Seconded. Discussion? Nasaan? Objection? The chair hears none. Committee report number 7 is hereby approved. The Honorable Rocafort, number 8. Mr. Chairman, I move that we dispense with the reading of committee report number 010. And the same be approved. Any second? Ano kayo? Seconded. Honorarium po, officials. Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number 8 is hereby approved. Number 9, committee on... I'm the co-author of Kagawad po on that matter, Mr. Chair. Co-author na co-author. Sige, the honorable po is recognized. Mr. Chair, Committee Report House Number 2016-018, I move that we dispense the reading of the committee report and the same be approved. Committee Report Number 9 is hereby approved. Mr. Chair, Committee Report House Number 2016-019, again, I move that we dispense the reading of the committee report and the same be approved. Committee Report Number 10 is hereby approved. Committee on Ways and Means, the Honorable De Castro is recognized. I move that the committee report, the reading of the committee report number 2016-2 be dispensed with and that the same be considered as approved. For the information of the body this pertains to the request of the BGMP for the imposition of IPIP for certificate of detention of for inmates confined in the Leyte City City Jail. And number 2, it is another ordinance prohibiting the entry, possession, use, trafficking, sneaking in of contraband in jails, detention cell, etc. Attached to my committee report is the draft ordinance for that purpose. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number 11 is hereby approved. Unfinished business.
Defer po? Ah, kala ko di-defer. The Honorable Wong is recognized. Ay, si Consuelo Wong. Okay, unfinished business, Mr. Chair. It's Education 2016-01. Again, this is the contract of usufruct between the Mayor's Office and the Department of Education for the Lipa Sports Academy. I move that the committee report be adopted. Second. Seconded. Discussion. The Honorable Katipon is recognized. The ladies first. The Honorable Camille Lopez is recognized. Honorable Chair, I think the authorization for Mayor Maynard Sabili with regards to the contract of usufruct is another way for para magka-loan. Is it right, Honorable Gwen? Actually, let's define the contract of usufruct. It's for the Department of Education, who will be the user of who is actually the funder and will be the user of the property. The contract of usufruct is for them to use the property and for its fruits. So ang fruits ng property is the classrooms that's being used, yung education that will come out of those classrooms. The Honorable Lopez is recognized. Hold on. Gwen. Tanong kita kung kaninang lupa ito, ha? Kaninang lupa ito si City Government? Oh, tatanong kita. Honorable Gwen, are you aware of the suspension from the COA regarding the use of the SEP fund, Special Education Program? There is no suspension from the COA. There are items that are not allowed in the COA, and we are actually talking about certain allowances. Capital expenditure is part of the SEP fund. It's a big part of the SEP fund. Ang problema nga ho dito, kaya sabi ko nga, pag-aralan mabuti yung paggamit ho ng request ng committee, na yan ho'y may suspension ng COA. Kanina ho'y aking pinribilis speech about the almost 21 million overprice on that site, the Sports Academy. A 99 million pesos, source of fund, SEP fund, na dapat sa mga teacher. Ngayon, para yan ay may utang ulit, requirements ng Veterans Bank, itong nire-request mo, ma'am. Ngayon, how can you settle first the overprice of accused by the COA? Not accused, but tunay na sinabi ng COA doon sa kuwana, yung findings, na tayo'y magbibigay ulit ng pangalawang pagkakataon para dagdagan ng utang na hindi pa nasesettled yung una. Yun lang naman po ang amin eh. Yun po. Aware po ba kayo doon? Ang awareness ko sa COA disallowances is on the certain allowances na hindi pa pwede. But never has it been discussed na disallowed ang capital expenditure. And I am not now discussing capital in expenditures. I am only discussing the contract of usufruct between DepEd and the city government for a property that is owned by the city and a building that has already been spent on
by DepEd. So yun nga ho, ang kuwan ko, ito'y pagmamalasakit ho sa committee. Naalman na ho natin na may suspension or disallowance ang COA doon ho sa first part to phase 1 ng tinatawag ho nating Sports Academy. We still continue the second phase that is part of the requirements of the bank na pwede sila dagdagan ng utang at para pag nadagdagan ng utang, matuloy ang Sports Academy. Ang akin ho diyan, I'm not against the Sports Academy. Settle first the first phase. The disallowance of COA, not only once or twice or ano pa man. Napakadami ho na sinabi ko kanina. Paano ho natin i-justify ho yan? The Honorable Gwen Wong is recognized. Actually, the contract of usufruct is really to establish that the ownership is for the DepEd. It is not. It was not presented that it is a requirement of Veterans Bank. It is not part of the request. Yes, that is the request. That is not the request. Yes, the city mayor's office has not requested. Ah, ganito lang po. Ini-inform para po lang mas matapos na po yan. No? Ini-inform lang po kayo ni Consel Nilo. Sabi niyo po kanina hindi kayo aware. Ini-inform lang po kayo ni Consel Nilo na mayroon po talagang more than 20 million na kailangan pong ibalik dahil po may problema. Yun lang po naman sinasabi. Para kung, pero kung gusto niyo pong ituloy, kahit na may disallowance, may findings na COA, it's approved by the committee. Pero at least po, inform po kayo. Hindi niyo po pwedeng sabihin ngayon na hindi po kayo informed at ang disallowance lang po isa operation. Pati po dun sa building, meron pong disallowance. The Honorable De Castro is recognized. I want to be clarified. Ano ba yung utang na pinag-uusapan? Saan ginamit yon? Ang saan ko na yung palusod ho ay nagbigay ng authority to the mayor na magkaroon ng loan na 150 million dito ho sa dapat DBP. Na question ho yan, inilipat nila sa Veterans Bank. Doon pa lang ho sa pagbibigay ng authority na sanggol ng panlusod, authorizing the city mayor to grant utang dito sa DBP, yun ho ay narito on the record. Pero noon ho kanilang ipustro na nag-deny ang DBP, inilipat nila sa PNB, ay sa Veterans Bank dito, kung saan may utang na 300 million para sa public market parking building, dito ho nila inutang. Doon pa lang ho, may violation na ho konti. Kasi ang binigay ng authority na sanggol ng panlusod ay DBP, hindi Veterans Bank. Yan hong history. Dito naman ho, sa Sports Academy, yun hong 99 million, ang source of fund po niyan, yung pondo ng ating tinatawag na real property tax na 1% goes to barangay and 1% goes to sa SEP. Yun yung SEP pa na 99 million, yan ho ginamit. Doon sa paggamit, pagtatayo ng building, nakita ho ng COA na mayroon ng overprice na 21 million. Na sinabi ng COA doon, dapat ibalik ninyo ang perang ito. Wala pa naman naghahapla sa ombudsman diyan eh. Ibalik ninyo ang perang ito sa gobyerno para kayo hindi madisalawas. Ngayon, kung itutuloy po natin yung second phase na parang ikinukuha na ating ibibigay sa DepEd ang authority na magamit ho itong ng DepEd na itong Sports Academy at yan naman ho talagang dapat yung DepEd dyan, ang kwan ko ho, itutuloy baga ng committee ba na alam niyang may disallowance ang phase 1 kung papunta tayo sa phase 2, na yun din naman ang pupuntahan. Ilo-loan din ho. Yung kung sinasabi mong overprice doon sa ginamit. No, not overprice. Hindi po ako nagsabi. Disallowance. Na sinabi ng kuha na overprice ng kuha, hindi po ako. Ayun nga, dahil ako, you know. Ako'y naniniwala sa salita mo at ipinagpapasayin mo yung kuha findings. Kuha findings. Kanina ho, ginamit ko sa aking privilege. Saan na, alin ang pinagamitan na overprice? Yung building. Ito yun ho, construction ng building. Na until now, it remains unsettled. Aho. What is the position of the city government regarding that? Ito yan ho, sila ho mananagot sa COA. At kung hindi ho sila magkaroon ng problema, sabi ko nga, matapos muna re, yung disallowance na re, tapusin natin yan, ipatuloy natin ang Sports Academy para hindi sayang ang pera. Pero hanggat nandiyan ho yan, dapat status ko kasi, ang pagbibigay ho natin ng turnover sa DepEd. Dahil dito yung magiging kawawa ang DepEd.
Kasi ang ito, please take note, nang hinihingilaan naman dito for the DepEd to make use of the property owned by the city government. Okay, papaano ho, kita ng dalawang mata natin, papaano ho natin magagamit ang ganyang itsurang sports academy? Ay, it's up to the DepEd. Hindi ho tayo nagmamalasakit sa bayang ito. Hindi sa pagmamalasakit kasi... Ibibigay ho ito, turnover natin sa DepEd ng ganoon na may disallowance ng COA? The intention of the proposed measure is just to give the DepEd yung para magamit lang. Opo, ay papaano gahoon natin nga kayong iyan? Halimbawa, kayo po yung may bahay. Gusto nyo ipagamit sa inyong kaibigang best friend. Ay ang bahay nyo, walang dingding, wala CR. The contract of usufruct defines that the introduction of infrastructure, facilities, and improvements are by DepEd. They will provide, introduce, maintain the introduction. Infra. Point of order. The introduction is here na. The introduction. Ito na yung introduction eh. Nandiyan na. Yun nga sabi ko. Paano mo ngayon ibibigay ang okay, sa iyong kapitbahay? Matapusin po natin si Consuela Gwen sa kanya pong definition. Consuela. Alright. It's okay. What are the terms in the contract of usufruct? Part of that is the ownership is for the site to be transferred to the usufructory, which is DepEd, but the ownership and title of the site shall remain with the owner, which is City of Lipa. Upon expiration or renewal or non-renewal of the contract, improvements introduced shall accrue to the owner. So the introduction of infrastructures and facilities and improvements shall be provided by the owner, in this case DepEd, who will provide, introduce, maintain proper infrastructure, facilities, improvement, including electricity, communication, water facility that shall make the site sustainable and viable for the usufructory. So in this case, pag nagawa na po ang contract of usufruct, the burden of spending on finishing the building will now be on the DepEd. And this is per their request, so it is to our best interest to hand over this contract to them and let them complete the building so that it will be ready in time for the next school year, because this is also the building that is going to be used for the additional classrooms of K-11 and K-12 na kulang pa rin at this moment. Mr. Chairman, the Honorable Silva is recognized. Mr. Chairman, we all know the meaning of contract of usufruct. At alam mo natin, DepEd ang makikinabang. At hinihingi ng mayor yung authority, Mr. Chairman. Kaya ho, ang tanong lamang ho, gaano ho kalaki ang area na paggagamitan? At yung Sports Academy, Mr. Chairman, bakit ngayon lamang hihingi ilang taon nang nakatiwangwang? May I answer, Mr. Chairman, that, sir? Give me one question at a time so we can answer properly. Okay. Sige po. Kailan pa to ni request? This request was not by the city mayor. This is a request by Ma'am Ludy Pasagi of the School Division Superintendent. Kailan po? As of 20... Document number 2016-015. This is a document that was given to us coming from the past administration. Hindi po. Tingnan niyo po yung date ng request po ni Ms. Pasagi. Sabi niyo po matagal na. 2016 lang po yan. March 2 of 2016. Yun. Okay. 2016 lang. Ngayon 2016. Lang. Yes. So this yun nga ho, tanong ko. Matagal nang nariyan. Ano ha? Ay bakit ngayon pa lang, ilang taon na yata? 6 na taon. Ngayon pa lang, bakit? Second, gaano kalaki? Okay, siguro, I will answer the gaano kalaki. The site development plan is here, coming from City Engineering. Ma'am Gwen, Consuel Gwen, yung pong first question, bakit po nga ngayon lang, kung more than 5 years daw pong existing, ba't po ngayon lang po nag-request? I think that is a question you can ask Ma'am Pasagi because this was submitted to your administration. So, Mr. Chairman, to the answer of Honorable Weng, I move for the deferment because the committee chairman is not prepared to answer all the query of all the members of the Sangguniang. Mr. Chairman, para huwag magkalaan point of order, I move to adjourn. This session has become unruly based on section 3 of letter C. This session is suspended until 2 o'clock.
Session resume. The Honorable De Castro is recognized. No, before po, Mr. Secretary, kindly call the roll. The Honor. I think there is no need to call a roll because we have already, it's just a continuation of our session this morning. And the pronouncement of the chair is just suspension until 2 o'clock. So we are resuming our session. Okay. Any time po during our session, any member of the Sanggunian can ask the secretary if there is a quorum. Is there a member of the Sanggunian who wants to know if there's a quorum? Mr. Secretary, there's a question of quorum. Kindly call the roll. I think there is no need the mere looking in the seat of every councillor. There is a quorum. It will be a waste of time. What's the point of order? Mr. Secretary. The Honorable Members of the Sanggunian Panunsod, Honorable Camille Angeline Lopez, Honorable Mark Aris Piluansing, Honorable Gwendolyn Kuong, Honorable Joel D. Pua, Honorable Ralph P. Teresumali, Honorable Oscar M. Gosos II, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Yunilo E. Katipon, Honorable Aviora Rocafort, Honorable Aris Manuel D. Mendoza, Honorable Nonato Ormond Ferro, Honorable Emmanuel A. De Castro, Honorable Paulino V. Kerobin, and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Do we have a quorum? We have a quorum. The Honorable De Castro is recognized. Mr. Chairman, considering that this morning the proponent of a measure by no other than Consiala Gwen regarding this use of proc item number 1 unfinished business, I will just like to request the proponent to have his measure deferred until the next session. There's with a the permission of the proponent. There's a motion from the Honorable De Castro, duly seconded by the Honorable Rocafort. Committee report number 2016-001 of the business for unfinished business is deferred. So I would like to request to Ms. Wong na kung pwede, maisama mo din yung district superintendent kung yung willingness nila talaga na kuhanin itong sports academy. Next, committee report. The unfinished business. The Honorable De Castro is recognized. This measure was deferred upon motion of the proponent. Considering, Your Honor, that there are too much argument in this subject matter, I move for the division of the House. I move for the approval of the committee report. Any second for the approval? Seconded. Discussion? Objection? Objection? Ano na? Division na? Nee, there is a motion to amend. To make some... Sige. Discussion. The Honorable Gwen Wong is recognized. Mabilis lang to. Mr. Chair and my colleague, Consihal Oweng, there's two amendments I would like to include. First is the deletion of the 50% at a certain time, 60% at a certain time. Just make it simple, 100% tax amnesty for the whole. And the second is to give more time for people to pay, because our intention really is for people to be able to pay their taxes at their easiest, at the best way that they can, and for the city to be able to collect all these back taxes. Let's give them up to December 31 of 2017, which is an extension from the original intent of March 31. So March to December, Mr. Chairman, that's 8 more months. Baka kamas kayanin ng mga tao. Mr. Chairman, the Honorable De Castro is recognized. I'm amenable to the text being suggested by Consul Gwen that in order to give leeway to our delinquent taxpayer, at any rate, this pertains only to the citizens of Lipa owning a property.
that the payment, there will be no exception. Straight na free, without charges, without interest, and without penalty. And the period in which the taxpayer is allowed to pay is up to December 31st, 2017. Thank you very much, Consihal. I'd like to call for a division of the House. The Honorable Katipon is recognized. Kung palilibrin ho natin ang delinquent taxpayer ng penalty lahat, yan ang tinatawag na sponsored by Consihal Oweng Tax Amnesty. Up to December 31st, 2017 ang baka ho pwedeng ma-extend pa natin yan. Eh, we will nang two quarters pa ng 2018. That is December 2017, it's almost 1 year. And that is too much time will be given to the delinquent taxpayer. Otherwise, we will not be earning. The city government will not be earning if we are going to extend much time to because the taxpayer to settle their obligation. The original proposal is up to March 13, 2017. It is now December 31st, 2017. Parang mas maganda hong ma-encourage natin ng tao dahil ito ho noong 1991, ito ho ay ginawa ni Consihal Oweng De Castro, nag-sponsor ho siya noong ng tax amnesty from 44 million na budget ng siyudad ng Lipa, naging 150 million ho agad noong gawin ito. Baka ito pwede nating i-extend pa itong 2017 ng hanggang March 2018. Kagawad Nilo, anong month ngayon? September. Apo. From September up to December, how many months? 4 months. 5 months. 5 months. 5 months. Oh. Now, another 1 year. 17. That is 17. That is too much already. Otherwise, we will be consenting on the delinquent taxpayer not to pay their income, their tax liability to the government. So, in this regard, the Honorable Mendoza is recognized. Clarification po lamang sa atin pong proponent. Pag sinabi ho ba natin, kasi na sinabi ho kanina na kayo ay amenable sa December 2017. December 31st, 2017. Tama po. Pag sinabi ho ba natin delinquent taxpayers, ano po ang ibig sabihin niyan? Yung mga hindi po nakabayad, simula po kailan? Kasi kung ako po hindi nakabayad ngayong taong ito, 2017 na po ako magbabayad. Delinquent taxpayer na po ako eh. Kung ako po hindi magbabayad sa isang taon, delinquent taxpayer na rin po ako. Sa 2017 na rin po ako ng December magbabayad. Pwede po yun. Just to settle your obligation on or before December 31st, 2017. So, sige po, mas maganda nga po yan para ma-clear po natin. So, ibig sabihin po, yung buwis ko po para sa isang taon, pwede na po sa December 17 it's ko po ba natin? It's up to you because you have the leeway. Marami pong salamat. Gusto ko lamang po para makita po natin ang intention po ng batas. Regarding this, I want to correct the impression of Consier Merlo Silva. At any rate, he will be joining in this measure that according to him there should be a public hearing, but based on the provision of the local government code, public hearing is only required when you are imposing a tax, levying tax, and under section 192 of the local government code, the local government units may through ordinance duly approve, grant exemption, incentive or relief under such terms and conditions as may be necessary. So there is no need for a public hearing in this regard. With due respect to my katabi, I know you will be joining me in this measure because those who will interpose further objection, I see no reason why. The Honorable Merlo is recognized. Ako'y nananahimik na. Lalo nung unang proposal, nakagalang-galang ng De Castro, ay real property tax. Granting of real property tax amnesty, Mr. Chairman. Ngayon ko lang nakita ang amnesty lang pala natin, surcharges, interest, and penalties. Pero I do believe, Mr. Chairman, yung interest, palagay ko, hindi ho dapat i-condone.
For the reason, Mr. Chairman, may sarili tayong computation diyan. Ngayon ho, kung ikaw i-kukunti natin, yung interest ay sasalo ho talaga ang natin. At sabi ko nga ho, dapat nga ho ang mangyari. Mr. Chairman, alam ko ho, nagbibigay ng tax amnesty, Mr. Chairman, doon sa may mga calamity. Pero yung mga 5 taon, 10 taon hindi nagbabayad, there are two ways that the government can do, Mr. Chairman, by the administrative action and judicial action, Mr. Chairman. But in this case, siguro, kung papayag ko ang proponent, siguro, yun ang interest, hindi ho dapat isama sa ikokonto natin, Mr. Chairman. Mr. Chairman. The Honorable De Castro is recognized. Too much argument, Your Honor, in this matter. It prolonged the agony of those who are expecting to have a tax amnesty. So I move for the division of the House. Mr. Chairman. Which House you are going to divide? Okay. I am in favor with Council Uweng na yung pag sinabing tax amnesty, amnestya sa lahat, interest, sa kung 5 taon kang hindi nagbayad, kung ikaw ay ipo-foreclose ng city government, sasamsamin yung lupa. Anong tawag ng Council Uweng sa sasamsamin ng lupa? Levy. 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 Tax levy. Yeah, tax levy. Lahat. Yan ay, sa pamamagitan ng sanggunang palunusod nito, yan ay libre lahat. Na ang willingness nila hanggang ang December 31, 2017, ay magkaroon ng pagkakataon silang mabayaran lang yung kapital. Yun ho, ang aking pagkakaalam. So, ay bakit hindi natin papayagan? Hindi ho, dahil nga sa sinasabi ko, Mr. Chairman, ang penalty, yung interest, hindi hot in ho, under the local government code, under the laws, ay nandyan ho yan. Yun ho, sir, charges, yun ho siguro pwede hong maikondon. At saka yun hong penalties. Pero yung interest, Mr. Chairman, sa akin ho tingin, baka ho tayo may provision na may provision tayong labagin. Sa akin ho tingin, Mr. Chairman. Mr. Chairman, proponent has a pending motion. Yes. The same motion, duly seconded regarding the division of the house. But I would like... Mr. Chairman, point of order. Yun ang akin ni amendment ho yung kung wala ho sa kwan, kung wala sa ordinance na yun hong mga lumang utang na pinapatungan ng gobyerno ay wala na hong utang iyon. At yun nala ang utang pang kasalukuyan ng kanilang babayaran. I move that... Kagawad Katipon be included as one of the proponent of this measure. Yes. Ganda po yan. Para lang po makaliwanagan po ng lahat, ito po naman tayo po yung nasa unfinished business. Siguro naman po yung magpe-present pa si Attorney Owen De Castro ng final na kung ano man yung ating napagkasunduan para mabasa ninyo. Yun po una. Padalwa po, ang tax relief po, binasa po ni Attorney Owen kanina ay naputol po sa bandang huli. Ang kailangan pong boto dito ay 8 votes kasi po yung majority of all members para po tayo makapagbigay ng tax relief. Ako po yung nakikiyos sa mga konsel, ang boto po natin dito ay kung sa tingin po ninyo ay ito po yung makakatulong o hindi ho sa ating mga kababayan. So, what's the point of order? Yes, yung po ni makikita po natin yan sa third and final reading. So, No, okay. I will present it next session. Yes. So that you will be able to have the opportunity to go over my final draft of this subject ordinance. It will be a second reading, Mr. President. So we have to know what is the real context of the ordinance. No, actually po, ang ina-approvean pala po natin dito yung committee report. That's already second reading, Mr. President. Second reading. As amended. Can we put the amendments in black and white? Okay. It is on so, Mr. Chairman, to recall the amendment is the extension of the tax amnesty up to December 31, 2017. May amendment all na may utang mula nung unang panahon hanggang ngayon, lahat ng penalty, lahat na ko'y erase. At ito ay magbabayad na may amnestya yung panahon laang na ito. Okay na po. Those who are in favor of the committee report as amended, please raise your right hand.
In favor, Councilor Gwen, Councilor Monfero, Councilor De Castro, Councilor ABC, Councilor Avior, Councilor Pua, Councilor King, Councilor Katipon, and Councilor Lopez. Ilan? Councilor Mendoza. Mendoza. Those who are not in favor, please raise your right hand. Against, Councilor Silva and Councilor Gozos. And one abstention, Councilor Lewan Singh. Committee report number 2016-001 of unfinished business is hereby adopted. Mr. Chairman, regarding the approval of the Sanggunian, I thanks the majority of the member of the Sanggunian for voting in favor of this ordinance because it will favor our constituent in Lipa. So I extend my thanks to the member of those who voted in favor of this measure. Attorney Owen De Castro, and we expect po by next session ay naka meron na pong form and content po yung atin na pagganuhan. So business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1 to 16, reclassification request. Refer to the Committee on Land Use. Number 17, letter of the City Administrator by authority of the City Mayor addressed to the SP. Ano yan? Point of order? O hindi? Hindi, dispense na nga. Number na lang tayo. Okay, 1 to 16 ay Committee on Land Use. Number 17. Committee on Games and Amusement. 18. Committee on Health. 19. Committee on Agriculture. 20. Committee on Good Government. 21. Appropriations. Number 22. Appropriations. 23. Appropriations. 24. Appropriations. 25. Appropriations. 26. Committee on Labor. 27. Noted. And number 28. Noted. Resolutions and ordinances for third and final reading. Announce. Mr. Chairman. The Honorable De Castro is recognized. I request what we suspend the rules of power of the Sanggunian. I want to introduce the letter of number 17. At any rate, there is already an existing ordinance in this regard. The request is only a request for a permit to allow the operation on a provisional basis pending satisfactory compliance with the necessary requirement. Mr. Chairman, the one who requested this measure furnished me a copy of all the documents regarding the rectification. The reason why the former management of this cockpit arena in Lipa was suspended because of the there are so many deficiency. Now that the new management has already rectified those deficiency, I move that we grant a provisional permit and that the same be considered as urgent. Any second? Seconded discussion? The Honorable Mendoza is recognized. Ano kaya? Ng resolusyon? Sige. Gawa ka ng resolusyon. Ano ang resolusyon? Yes, Mr. Presiding Officer. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. Presiding Officer. Sa binanggit nga po at binuksan nga po dito sa atin sa Sanggunian Panlunsod tungkol po doon sa Lipa Games and Amusement Complex na nagre-request nga po na
tayo magkameron ng araw uli o resolusyon na magkameron ng sabong dito. Ako po hindi kumukontra, hindi po ako tumututol. Ang gusto ko nga po ay mabigyan ng hanap buhay ang atin pong mga kababayan. Kung maari nga hulaang ay araw-araw na katulad ng dati, ang sabong hudiyan para naman ho 6 to 6 na umaga at Monday to Sunday. Kasi po ay yan po na may naging kalakaran na dati para humabigyan ng hanap buhay ang ating mga kababayan. Pero kaninang umaga po ay nakatanggap po tayo ng sulat. Ang sangguniang panlunsod po ay pinadalhan po ng sulat ng punong barangay na sumasakop sa Lipa Games and Amusement Complex. Na ang nakalagda po dito ay ang atin pong kapitan na kagalang-galang Joselito Pagkaliwanggan. Gusto ko lamang pong basahin ito sa sangguniang panlunsod dahil po for the consumption of everyone at dito po sa sangguniang panlunsod. So ito po ang nakalaad sa sulat po. September 2, 2016, sangguniang panlunsod, lunsod ng Lipa, sa mga kinauukulan, pagbati ng kapayapaan. Nais ko pong ipabatid sa inyong tanggapan na ang Lipa Games and Amusement Complex na matatagpuan sa aming barangay, Barangay Balintawak, lunsod ng Lipa, ay magbubukas o mag-ooperate muli ngayong ika-10 ng September 2016. Ngunit hindi sila sumasangguni sa aming barangay upang kumuha ng barangay clearance or permit. Nais ko rin pong ipaalam na ang dati pong pamunuan ng Lipa Games and Amusement Complex ay kumuha sa aming barangay ng barangay clearance, barangay permit, na isang requirement para makakuha ng mayor's permit na kung saan sila ay binigyan ng permiso upang makapagpasabong tuwing araw ng Linggo at legal o national holidays na siyang naayon sa batas. Kung sakali at sila ay may pasabong at ng alangang araw, Lunes hanggang Sabado, sila naman ay kumukuha ng special barangay permit. Sang-ayon po sa Kodigo ng Pamahalaan Lokal ng 1991, Batas Republika bilang 7160, ang lahat po ng establishmento o negosyo ay kailangan munang kumuha ng barangay clearance o permit bago pahintulutang makapagbukas o mag-operate ng isang negosyo sa isang barangay o lungsod. Subalit sa tingin ko po, ito'y kanilang ipinagwalang bahala. Kaugnay po nito, sana po ang bagay na ito ay mabigyang pansin at aksyon ng inyong tanggapan sa lalong madaling panahon. Higit sa lahat, ako po ay nananalig at may tiwala sa inyong mabuti at makatwirang panunungkulan sa ating lungsod ng Lipa. Maraming salamat po at kasihan nawa kayo ng ating poong may kapal. Lubos na gumagalang, Joselito Pagkaliwanggan, punong barangay. Ito po yung natanggap ko kanina at ako naman po ay finurnishan din po ng kopya ng mga violations na sinasabi nung una po nung ito'y ipasara. So nakita ko po dito na sila ay nag-comply na ng mga kanila pong nang pinare-rectify ng ating pong city government. So lahat po ng kopya ng mga changes na ginawa ng violation ay na-rectify na rin po dito. Ito na nga lang po, kaya ko po parehong binabasa. Yung isa po yung nagre-reklamo na wala pong permit, itong isa naman po ay lahat po ay na-accomplish na, including the mayor's permit. I also have here a copy of the mayor's permit. So ito po ay para lamang po sa sangguniang panlunsod para po marinig nila ang both sides dito po sa malapit na pong buksan na sabong. So Mr. Presiding Officer, the sangguniang panlunsod already has a copy of the letter and the pertaining documents, but I will also give the secretary these documents para ho meron tayong file dito sa sangguniang panlunsod. Any further discussion? Comment, the Honorable De Castro is recognized. With respect to this letter of the barangay,
I think it is not no longer the concern of the Sangguniang. If there is a need for the operator to secure, it's up to the operator to secure a permit and not to bypass. They can exercise their authority under their sa yun tong sa barangay. Mr. Chairman, please consider this, Sir Sergeant. The Vice Mayor did not sign the resolution kasi kulang yung nasabi ko dito. Tungkol ho doon sa Tawiras, tapat ho ng Lasal. Hindi ba ho, ano? sa any further discussion, objection? Hearing none, the motion, duly seconded. Nag-motion na ba? Kindly reiterate your motion. Tapos na po yun. Tapos na po. Tapos na? There was already an approval by Hammer de Gabel, by the presiding officer. Yeah. Pasensya na po at may memory gap lang. The Honorable Atipon is recognized. Ito yung pinakakuho ni Kusya Lowick doon sa mga taga-barangay panisingin. Teka po, I'm declaring a 1-minute recess. Session na resume. With the tutorship of Kusyal, I now move that the Sangguniang to pass a resolution granting for the mayor to grant provisional permit to operate the Cockpit Lipa City Arena. Subject? Subject to the all condition and laws. Oh, subject to existing laws, rules and regulation. Okay. Any second? Seconded. Jointly moved and seconded. Objection? Hearing none, the motion duly seconded. It's hereby approved for third and final reading. The Honorable Katipon is recognized. Please consider this an urgent resolution directing the Office of the City Public Order and Safety to restore the pedestrian lane in front of the main gate of Lasal and in front of Cartoons in Barangay Tambo, Lipa City. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? The Chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chairman, may I be recognized further? The Honorable De Castro is recognized. This is item number 20. This is a controversial matter that I move that the same be taken as urgent. Mr. Chairman, point of order. What's the point of order? I'm very sorry to the Secretary. That is revoking the resolution. And also, I am sponsoring a resolution for the same purpose of that problem in Barangay Panisingin. Okay, sige na po. There's a motion by the Honorable De Castro suspending again our rules to accommodate item number 20 of the business for the day. Yung po yung ano, yung blanket authority. Ano? Divide. I think like 1 minute recess. Session resume. The Mr. Secretary. Reclassification request of Engineer Jumin Andri P. Fabay. Refer to Committee on Land Use. Mr. Chair, I move for the urgency of the request of Mr. Engineer Jumin Fabay of Batangas Communities, Inc. Any second? Seconded by Honorable Silva. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Technical Services Super Batangas Communities Batangas Inc. with an area of 37,423 square meters located in Barangay Balintawak from agricultural to residential use for the third and final reading. Mr. Any second? Seconded discussion? The Honorable De Castro is recognized. Iyan bang inyong pagre-reclassify? Yung bagay inyong iniimbestigahan kung ganong kalawak ng lupang, baka hindi pinipismil para makalibre sa mga subdivision requirement.
ay kawawa naman nun siya doon ng lipa. Baka yan yung 10 hektarya tapos pinipilas-pilas. Tama nga yan. Sana naman imbestigan muna ninyo bago kayo mag-reclassify dito. Pagkat baka yan ni mga palusot, aba eh, tayo argabyado siyudad, paano kikita? Ang siyudad, paano magiging first class city tayo? Nang income ay ganun kalaki, kung tayo mismo sanggunian, ay hindi tayo nagiging... Mr. Chair, ito naman po yung automatic po na magbabayad na sa ating... Kasi tayo po yung pagpatak po tayo ng 1,000 square meters, automatic po nagbabayad na po sa... Hindi, ang ibig po sabihin, kagawad po ah. Baka po yan eh, ilang 20 hektarya, 10 hektarya, ay ang ginagawa inaatado. At tapos eh, para makalibre sa pagbabayad sa mga request, subdivision, kung ano-ano, marami yan eh. Didiper. Hindi, nakukuha, hindi mo nakukuha ang puntos ko. Halimbawa, may lupa kang 10 hektarya. Hindi, for example, may lupa kang 10 hektarya. Lumapit ka sa sanggunian at gusto mo ipakireclassify lamang ang isang hektarya. At sa sentono mo ipakireclassify uli yung natitirang hektarya. May protection baga ang gobyerno sa inyong ginagawang pagre-reclassify. Sapagkat sa aking nakakita, yan ay trabaho ng mga tao na malalawakang lupain na pinipismail, inaatado, para lang makaligtas sa mga babayarin. Tama yaw. The Honorable Puwa, kung gusto nyo hilamsam. Puwa is recognized. Okay, Mr. Chair. So, Mr. Chair, again, I would like to reiterate my motion. I move for the passage of an ordinance classifying the property of Communities Batangas Inc. with an area of 37,423 square meters located in Barangay Balintawak, Lipa City from agricultural to residential use for the third and final reading, Mr. Chair. Any objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chairman, next time na may sinusubo itong reclassification, sana naman ay magawa kayo ng committee report na inimbestigan ninyo at ang lupang ito'y talagang itula ang kaperasong ito. Baka mamaya nga 10 hektarya, 20 hektarya, ay di nayayari tayo. Hindi babayad yun eh. Hindi ang pagbabayad ay ang subdivision plan. Maraming requirement yan. Dadaan sa planning kung saan-saan ay baka nakakalusot ay naroon lang ang ating benepisyo. Sa ganung, kaya we must be of guard. Bantayan natin. Ito naman po yung mga nasa city planning. I will interpose objection to any reclassification next time around that you did not investigate as to the area of the property wherein that particular lot is being sliced. Next, Honorable Puwa. Meron pa pa kayong isang gawin? Mr. Chair, this has been referred to me last August 16 regarding the reclassification request of Ronald Salvador, located in Barangay Tambo, Mr. Chair. I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Any second for urgency? 3,000. Yung kinausap ko ni Nilo. Any second for urgency? Seconded by the Honorable Katip Umali. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded, hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Ronald Salvador with an area of 3,111 square meters located in Barangay Tambo, Lipa City from agricultural to residential use for the third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Gosos, Umali, and Silva. Discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, this has been referred to me last August 16 regarding the classification request of Ms. Miki Ogawal, located in Barangay Bagong Pook with an area of 786 square meters from agricultural to residential commercial use. And seconded, discussion, objection, hearing none, motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Miki Ogawa with an area of 786.5 square meters located in Barangay Bagong Pook from agricultural to residential commercial use, Mr. Chair. Any second? Seconded by the Honorable Gosos Silva. Discussion and katipon. Objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading.
Mr. Chair, I move for the... Mr. Chair, this has been referred to me last August 7... August 2. Regarding the reclassification request of Arthur Bedia with an area of 799 square meters located in Barangay Ludlod from agricultural to commercial use. Seconded by the Honorable Katipon Silva. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Number two. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Arthur Bedia with an area of 799 square meters located in Barangay Ludlod from agricultural to commercial use. For the third and final reading, Mr. Chair. Seconded by the Honorable Rocaport, Goso, Silva, Katipon, Monferro. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the urgency of item number 2, 5, 6, and 7 from the business of the day. Mr. Chair. Second motion. Seconded, item number 2, 5, 6, 7 is considered as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Abelino de Maculangan with an area of 200 square meters portion of their property with a total area of 733 square meters from agricultural to residential use located in Barangay Pangaw. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Melvin Banaag with an area of 1,000 square meters located in Barangay Bagong Puok from agricultural to residential use for third and final reading. Second. Seconded by Katipon, Gosos, Silva. Discussion and Manfero. Objection, hearing none. The motion is approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Reggie Ann Machias with an area of 118.5 square meters from residential to commercial use located in Barangay San Carlos. Mr. Chair. Second. Seconded by the Honorable Goso Silva and Manfero. Objection, hearing none. The motion is approved for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Noel Villamiel with an area of 450 square meters portion of their property of 650 square meters from agricultural to residential use located in Barangay Mataas na Lupa from agricultural to residential use for the third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded by Silva, Gosos, and Monferro. I move to adjourn. Motion, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Mr. Chair, third and final reading pa po. Okay. Session resume. Third and final reading. Oo nga. Are. Yan na. Ay, wala. Gagawan ng draft. Hindi. Okay. I'm declaring a 1 minute recess. There's no objection. Is there? Okay. The Honorable De Castro is recognized. I prematurely made an announcement to consider this item number 20 as urgent. This is a ready request from the Office of the Mayor. If you will recall, too much discussion in this matter was already made in the several previous session. So I move that we dispense, to suspend the internal rules and that this matter be taken as urgent. There's a motion for urgency. Any second? Seconded by the Honorable Wong. Objection? Question. Objection. What's the point of order? 8 votes po. Para po masuspend ang ating rules, kailangan po or ma-amend ang ating 8 votes po. Majority of all members. So, division of the House Mr. Voto. Chairman, at any rate, this was already discussed too much in the previous several hearings. So, I withdraw my motion for the suspension of the internal rules, but I will submit the matter to the body and I request for the division of the House. No, there's a motion for
There is a pending motion that at division of the House kanina. So at the same time, parliamentary inquiry nga ni Bibong, yung statement ni Kagawad de Castro, hindi ko alam kung saan kukunin internal review. Suspension po yun ang, sa kanya po, sinususpend po niya ang rules ng sanggunian. Parliamentary inquiry, Mr. President. Si parliamentary inquiry. Gusto ko lang humalaman, pwede ho ba tayong mag-refer o magkamero ng butuhan nang nasa agenda nang hindi po natin sinususpend ang ating pong internal rules? Hindi po. Kailangan po muna nating ma-exempt po ang blanket authority, yung item number 20, sa three reading principle. So para po ma-exempt sa three reading principle, kailangan po natin ng majority of all members sa sanggunian. Based po ito sa atin pong in-adapt na internal rules of procedure. So hindi po pwede yung motion na ginawa po? Hindi po. Lagi po nga exemption. There's a, that po yun for sa three reading principle. Salamat po. So those who are in favor to consider as urgent ay to suspend at to hindi pala as urgent, yes, at saka to be exempted sa atin pong internal rules of procedure and the three reading principle and the local government code, please raise your right hand. Those in favor, Councilor De Castro, Councilor Pua, Councilor Manfero, Councilor ABC, Councilor Wong, Councilor Rocafort, and Councilor Umali. Seven in favor, those who are not in favor. Not in favor, Councilor Luansing, Councilor Silva, Councilor Mendoza, Councilor Gosos, Councilor Lopez, and Councilor Katipo. Six not in favor, the motion is lost. Next. May we request that this matter be referred to the committee concerned. Okay. It was already referred to the Committee on Good Government. Yes, but I was not able to present my committee report. Kanina lang po natin, kasi first reading pala po, kanina lang po namin ni-refer sa inyo. Ay, sige, I will submit the committee report. I move to adjourn, Mr. Chairman. Second then. Any objection? The session is adjourned.